Narito na ang Bombo Reports First Edition. Mga nagbabagang balita sa umaga na garantisadong tatanggal sa antok nyo. Mga piniling isyong lokal, national, international, sports, entertainment at human interest. Bombo Reports First Edition. Mapapakinggan ang mga pinakahuling police at hospital reports mula sa mga Bombo Raving Reporters. At mga komentaryong nakakagising kasabay ng mainit na kape at pandesal. Bombo Reports First Edition. At ngayon, narito ang inyong anchor. Sa ulo ng ating mga balita para sa ating mga balitang lokala, low pressure area na mataan sa loob ng bansa. Alamin natin mamaya mga kabombo kung saang parte ng ating bansang Pilipinas may direkta or epekto itong nga naturang low pressure area. Total lunar eclipse bukas ng gabi na masasaksihan ayon naman sa PAGASA. Apat na nakatao sugatan matapos ang banggaan ng isang motorsiklo at tricycle dyan sa may syudad ng Ilagan. Mamaya ang tabayanan yung ating magiging panayam sa HEPE ng Ilagan City Police Station. Aktibo ang kaso naman ng COVID-19 doon pa rin sa syudad ng Ilagan na bahagyang Sumipa. Antabayan na din mga kabombo ang ating magiging ugnayan o pakikipag-ugnayan sa Public Information Officer ng City Government ng Ilagan hinggil nga sa kasalukuyang estado ng syudad ng Ilagan when it comes sa usapin ng COVID-19. Para sa iba pang mga balitang lokal, Barangay Rosario Rizal at Plaridel nangunguna sa talaan ng may pinakamaraming tinamaan ng COVID-19 dyan naman sa lungsod ng Santiago. Reports ang tabayanan mamaya sa linya ni Bombo Altea de la Cruz. At para sa ating mga balitang pambansa, ulat sa bayan ni Pangulong Rodrigo Duterte, abay iniurong! Ano kaya pong dahilan mga kabombo dito sa pag-urong, dito sa ulat sa bayan ni Pangulong Rodrigo Duterte. So antabayanan yung detalye ng ulat na yan mamaya mga kabombo. Para sa iba pa nating mga balitang pambansa, chusi sa bakuna ba ihuhuli sa pila ayon sa Malacanang. So ayan yung mga chusi-chusi dyan or namimili ng mga ituturok na bakuna sa kanila, baya kabahan na kayo dahil nagpalabas na nga ng pagpapahayag ang Malacanang na ihuhuli, di ba? Kayo yung parang kung bagay mali-left behind. Kung lahat ay naturukan na nitong COVID-19 vaccine, agarte-arte kayo pa lang, syempre, hindi kayo mababakunahan o di wala kayong kung bagay karagdagang proteksyon laban dito sa naturang sakit. So mamaya yan mga kabombo ay pag-usapan natin. Red tagging naman itinutulak sa kamera, itinuturing na itinutulak sa kamera na itinuturing bilang isang krimen. So, usapin ng red tagging naging kontrobersyal or naging usap-usapan nitong mga nakaraang linggo or buwan, mga kabombo, itong ang usapin ng red tagging. Kaya't ngayon, mga kabombo, tatanungin ko kayo dito nga sa naturang impormasyon na ito, pabor ba kayo? Oo o hindi at bakit? Dito nga sa pagtutulak sa red tagging ng kamera at itinuturing ito bilang isang krimen. So pwede kayong magbigay mga kabombo ng inyong mga reaksyon, mga comments sa pamagitan yan ng ating doon sa ating Facebook Live o di naman kaya ay magpadala kayo ng inyong mga opinion sa pamagitan niyan ng ating hotline. At para naman sa ating mga balitang international, pinakamalaking aircraft carrier ng UK mag-iikot pati sa West Philippine Sea. Antabayanan mamaya mga kabombo ang detalye ng nasabing report. At syempre hindi mawawala ang ating pag-uusapan ngayong umaga ng Miyerkules, ang ating promo na Bueno Mano Salvo Year 16 at antabayanan mga kabombo dahil nga tatalakayin natin itong ating promo upang nang sa ganun ay mas maintindihan, especially yung talaga namang gustong-gustong sumali, di ba? Alam ko na marami yung mga kabombo natin yung nagnanais na maiuwi yung pinakamalaking pa-premyo na 1 million pesos.
Dahil dito sa ating promo, mga kabombo, lalo na papalapit na ang ating grand draw at antabayanan niyan, mga kabombo, sa June 5, taong kasalukuyan. Magandang umaga, mga kabombo. Araw na nga Miyerkules. And of course, ako pa rin, o ako muli, ang inyong mga kasama dito sa ating palatuntunang Bombo Reports Morning Edition na pansamantalang hahalili sa regular program host na si Bombo Ezekiel Kilang. Ako pong iyong nikod, Bombo Angelica Morales. Naimbag nga bigat. Kadagiti amin nga agdingdingigtat ka dito yung programa nito, especially yung mga kabombo natin na nakikinig sa kanilang mga transistor radio. And of course, hindi natin kaligta ang batiin. Ito nga ang ating mga taga-subaybay, masugid na viewers natin dito sa ating Facebook Live. So pwede po kayong magpa-shoutout or yung mag-iwan ng inyong mga pagbati dyan sa ating comment section. At bigyan nyo nga po kami ng idea naman or makibalit update naman kaugnay kung ano po yung inyong nararamdaman na weather, na sitwasyon when it comes to COVID-19 sa inyo pong mga lugar. Lalo po't marami tayong mga viewers tuwing umaga. Mga ganitong oras, yung ating mga overseas Filipino worker. Magandang araw po, magandang oras po sa inyo. Marami akong nakikita, especially yung taga Singapore, Malaysia, Taiwan, sa Ireland, di ba? Marami tayo talaga tayong mga international viewers, kumbaga. So mag-iwan po kayo ng inyong komento dyan sa ating comment section. At marami tayong mga nakahanay, mga kabombo ha, na pag-uusapan ngayong umaga ng Miyerkules. At una nga dito, pag-usapan muna natin itong low pressure area na namataan na dito nga sa loob ng ating bansa. So marami yung mga kabombo siguro yung nagtingti tila payag da hindi na i-headline tayo ating low pressure or LPA na namataan dito sa loob ng ating bansa. Dahil especially dito sa ating lugar, dito sa ating lalawigan ng Isabela, mga kabombo, and for sure marami din mayroon ding ilan na part po ng ating bansa yung nakakaranas po ng maalinsangan yung sobrang init na panahon. Ngayon pa lang po ay ano pa lang oras, alas 5 pa lang, pero ramdam ko na po yung init dito po sa loob ng Angkors. But for sure diyan din sa labas maalinsangan na rin ang panahon diyan, ang weather. So, batay dito nga sa inilabas na impormasyon ng pag-asa, mga kabombo, na may namataang low pressure area o LPA ang pag-asa dito sa ating bansang Pilipinas. So, ayon kay pag-asa weather specialist Grace Castaneda, nakapaloob ang LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Huling namataan ang LPA sa layong 885 kilometers silangan ng Mindanao bandang alas 3 kahapon yan, mga kabombo. So maliit pa anya yung ang tsansa na maging bagyo o LPA sa susunod na 24 na oras itong low pressure area na ito, mga kabombo. Samantala, patuloy na nagpapadala o magdadala ng maulap na kalangitan na may mga kasamang mahihinang pag-ulan, pagkulog, pagidlat ang ITCZ sa Mindanao hanggang Martes ng kahapon yan, mga kabombo. So sa bahagi naman ng Luzon at Visayas ay magiging mainit at maalinsangan pa rin ang panahon dulot ng Easterlies. So dulot pala ng Easterlies yung nararamdaman natin na sobrang init o maalinsangan na panahon, mga kabombo. Ngunit sabi pa dito na may posibilidad na makaranas ng pulupulong mga pag-ulan lalo na sa hapon at gabi. So pinagdarasal ngayon, especially ng ating mga magsasaka, ng ating mga farmers, na kahit konting pag-ambon lang, di ba? Konting ulan lang para naman na ma-prepare na nila itong ang kanilang mga sinasaka, itong kanilang mga palayan, mga taniman, di ba? Ng mga produkto dyan para nang sa ganun ay mag-start na sila yung nga pagtatanim. At hello pala, di ba? Magandang umaga pala sa ating mga farmers. Alam ko na marami na yung nga nagkakape habang sila yung nakikinig dito sa ating programa. So, naimbag ang bigat kada kayo amin, kakabsat. And of course, huwag lang kape, di ba? After, wag lang after ng kape, tubig naman.
naman, di ba? Yun, kasi mahirap kung puro kape lang yung ini-intake po or ano pang mga flavored drinks dyan. At pinakakailangan natin mga kabobo ngayon, ngayon na mainit ang panahon ay ang maraming tubig. Dahil, di ba, nakaka-dehydrate. Ito nga panahon natin, mga kabombong, kunting galaw mo lang or kahit wala kang ginagama, abay, pinagpapawisan ka pa rin, di ba? Siguro, marami sa ating mga kabombong yung nakaka-relate sa akin. Di ba, parang nag-iisip ka lang doon sa bandang, doon sa isang banda na doon, or sa isang sulok. Tapos mamaya ay makikita mo na tagaktak na talaga or mararamdaman mo na tagaktak na talaga yung iyong pawis dahil nga sa nararanasan nating init na panahon. So, ayan, marami din siguro yung umaga pa lang, di ba? Nakaligo na dahil doon sa magdamag ay naka-experience sila ng mainit na yung nagising sila ay natulog sila na pinagpapawisan at nagising sila na pinagpapawisan pa rin. So, ayan mga kabombo. So, ang kwan naman natin, yung kumbagay healing naman natin ngayon, ay kahit yung ang konting pagkulimlim, yung ang medyo yung simoy ng hangin, mas malakas na simoy ng hangin dahil kahit bandang mga alas 5 or alas 6 na mga kabombo, ay ramdam mo pa rin yung init ka na ibinubugan ng nararamdaman nating hangin. Diba mga kabombo? Kahit yung alam mo yung fresh, lalo pa na sa probinsya naman tayo, ay dapat ganun yung ma-experience natin mga kabombo. And of course, yung sinasabi nga natin kanina na dapat naman ay meron yung kaunting or yung pag-ulan. Panganang sa ganun ay talagang maging maganda naman. Maging habang tayo ay nasa pandemya, ay hindi tayo kumbagay apektado din nitong nga mainit na panahon. Mamaya mga kabombo ay antabayanan nyo yung ating magiging panayam kay Sir Paul Bakungan, ang information officer ng siyudad ng Ilagan. Dahil kahapon nagpalabas ng executive order ang pamunuan o ang lokal na pamalaan. Ito ay nakapaloob dito sa natunang executive order ay ang paglalagay o pagsasailalim sa 4 na barangay dyan sa may siyudad ng Ilagan sa localized lockdown. Dahil batay doon sa initial natin na pakikipag-ugnayan kay Sir Paul Bakungan na bunsod. Ito nga nga mga na itatalang kaso ng COVID-19 doon sa nabanggit na syudad ay dahil dito sa mass gathering na ginaganap o nangyayari sa loob ng mga barangay. Mass gathering mga kabombo or itong ang malakihang pagtitipon ng mga resident. It's either yung ang celebration ay birthday, kasal, binyag, kung ano-ano pa man mga kabombo. Basta involve yung ang malaking number o bilang ng mga residente. So tignan nyo mga kabombo, umani nga ng mga papuri ang syudad ng Ilagan itong ang mga nakaraang linggo dahil nga sila ay nakategorize na kasama o ang lungsod ng Santiago sa low risk category dito sa Lambak ng Cagayan sa usapin ng COVID-19. Pero ngayon, batay doon sa may pinakahuling data na inilabas ng Isabela Police o Police tuloy, Isabela Provincial Information Office, ay tumaas ng bahagya itong nga kanilang naging o itong kanilang kaso, 'di ba? So alamin natin kung ano ngayon yung nga ginagawang hakbang ng ating lokal na pamalaan or ng lokal na pamalaan ng Ilagan kung ano ba, may kakulangan ba, naging kampante ba or kumpiyansa ba itong mga barangay opisyal kaya't merong nakapasok na mga COVID-19 positive doon sa kanilang nasasakupan na siyang sanhe upang mahawa yung iba pang mga residente doon sa kanilang area of responsibility. Mamayayaan mga kabombo ay antabayanan natin yung magiging Zoom interview
kay Sir Paul Bakungan. And of course, meron din tayong aabangan mga kabombo dahil meron din tayong pakikipag-ugnayan kay sa hepe ng Ilagan City Police Station via Zoom din yan mga kabombo dahil nga meron yung naganap na banggaan ng motorsiklo at nitong tricycle, particularly dyan sa may barangay Agasyan. At alamin nga natin yung ang kabuoang detalye nitong ang naganap na insidente mga kabombo. Lalo pa't meron yung napaulat na nasugatan dito sa naturang insidente na ito mga kabombo. So medyo noong nakaraang linggo ay wala tayong masyadong napapakinggan na mga ganitong ulat. Mga ulat ng aksidente or itong ang mga vehicular accident na nagaganap dito sa ating mga lansangan mga kabombo. Pero here it comes again. Meron na naman tayo or unti-unti na naman o paisa-isa na naman yung mga ganitong klaseng balita yung natatanggap ng ating pamunuan. At hindi lamang dyan mga kabombo dyan sa may syudad ng Ilagan dahil yung kapapasok lamang na balita ay meron din nga na italang yung aksidente. Diyan naman sa may bahagi ng Northern Isabela, particular na diyan sa may bayan ng Santa Maria. So reckless imprudence physical injury and damage to property to mga kabombo. Particularly diyan sa may barangay na ganakan, Santa Maria Isabela. So ang involved naman dito mga kabombo ay isang kulong-kulong. So mamaya nga tignan nga natin yung detalye or yung kabuoang detalye nitong nga naganap na insidente naman dyan sa may bahagi ng Santa Maria. So, batay dito sa mga impormasyon mga kabombo ay merong dalawang back rider. Ito nga naturang kulong-kulong. So, isa yung minor de edad pa. So 17 years old at mamaya ibabahagi natin sa inyo mga kabombo yung kung papaano naganap naman itong nga naturang insidente doon sa nabanggit na bayan. So yan na naman mga kabombo kaya yung pagpapaalala natin 'di ba sa ating mga kababayan doon sa especially sa ating mga motorista na bukod dito nga sa pagbabaon ng pag-iingat sa pagbaybay sa mga kalsada ay mag-iwan doon niya or iwan tuloy. Magbaon din kayo nitong ang tinatawag nila na disiplina. Diba? Kasi kung may disiplina kayo sa pagmamaneho mga kabombo, kahit pa busy road, yung inyong tinatahak na lansangan, ay talagang hindi kayo masasangkot dito nga sa mga iba't ibang klase ng aksidente sa lansangan mga kabombo. Kaya dapat ay iba yung pag-iingat at disiplina yung baon-baon. So, hi pala sa ating mga driver sweet lover. Yung mga kasalukuyan ng inihahanda. Ito ang kanilang mga pampasada, mga SUV man yan, mga modernized jeep, mga jeepney, di ba? Mga tricycle. O sa ating mga mamang tricycle dito nga sa lungsod ng Cauayan. Ang magandang umaga po sa inyong lahat, especially yung ang presidente at vice presidente ng San Antonio Toda. At yan mga kabobo, mag-ingat. Ingat po kayo sa pamamasada mamaya at huwag niyo pong kaligtaan. Ito nga umiiral pa din na coding scheme dito sa lungsod ng Cauayan dahil maigpit pa rin pong ipinapatupad ito or ini-implement ng ating mga otoridad. Diba sayang ang pagpiansa niyo or di naman kayo pagmulta kung sakaling kayo man po ay magpumilit na pamasada o mamasada kahit hindi po araw ng inyong coding. Marami tayong mga nakikita. O, diba? Nakikita ng mga tricycle driver pa din na medyo sabi nga ng ibang mga tricycle makasarili kunadangarad mga kabombo tauray ka no handang araw ti pamamasada kita no pun or itimingan da nga awan dagito yung post di awan dagito yung PNP sadan to ag pick up iti pasaheros da diba pasaheros da dita kalkal sada tas iya panda di jay nga kumpurmi nga destinasyon dito ito unig iti syudad iti Cauayan. So sana po ay maging fair po din kayo sa inyong mga kapwa mga tricycle driver mga namamasada po upang nang sa ganun ay maging smooth lang diba maging maayos at lahat po ay makapag
maghanap na magkapaghanap buhay, kumita ng pera sa maayos po na pamamaraan at wala po yung kung bagay conflict sa pagitan or sa inyong hanaya. So mamaya mga kabombo ay talagang napakarami nating mga nakahanay na balita dito na pag-uusapan dito sa ating palatuntunan ngayong umaga po na ito. Yung sa ating katanungan kanina mga kabombo, kung pabor pa kayo, ito nga itinutulak na sa kamera na maituturing itong ginagawang red tagging bilang isang krimen. So, sa inyo mga kabombo, pabor pa kayo or hindi at bakit? Dahil nitong mga nakaraang linggo or nakaraang buwan mga kabombo, di ba? Kung magugunita kasi, itong mga community pantries, di ba? Nagsulputan itong mga community pantries. Pero aside dito nga sa issue noon ng red tagging sa mga community pantry, marami nang mga insidente ng red tagging ang ginawa o ginanap or naisagawa dito sa ating bansang Pilipinas, di ba? Ano nga ba itong tinatawag na red tagging kasi mga kabombo? So marami yung mga nagtatanong, Ano ba kasi itong tinatawag nila na red tagging, Bombo Angelica, at paano ito nagiging krimen, di ba? So sa ilalim nitong or nakasaad na maituturing umano mga kabombo na red tagging ang isang aktibidad kung pinaparatangan ang isang individual, grupo or organisasyon bilang kalaban ng pamahalaan. Di ba? Sinasabi nga nila noon na itong mga community pantry ay strategy or tactics dito ng mga rebelding grupo para manghikayat dito or makapagdinlang muli sa ating mga kababayan, lalo na ngayong panahon ng pandemya, na kung saan itong mga community pantry di umano ay tinuturuan or isinasaksak sa isipan ng ating mga mamamayan, especially yung mga mahihirap, nakulang yung ginagawang effort, yung kulang yung mga ibinibigay na tulong o ayuda ng pamahalaan sa ating mga mahihirap na kababayan ngayong panahon ng pandemya. Kaya yun nga mga kabombo, lumitaw itong word na red tagging noong kasagsagan ng mga community pantry. Di ba? May mga individual pa, hindi lamang mga nasa politika o lalangan ng politika, maging na din yung ilang mga artista, di ba? Na red tag na din sila mga kabombo dahil nga dito sa issue ng pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na itong mga mahihirap at talagang hindi naaabot ng tulong ng ating pamahalaan. So, yun, ipinaparatangan ngayon ang isang individual, grupo or organisasyon bilang kalaban ng pamahalaan mga kabombo. At yan, yung red tagging. Bukod dito sa pagpaparatang na sila ay kalaban ng pamahalaan, ay sila din ay tinatag or nire-red tag as mga komunista o terrorist o mga fronts na naiuugnay sa rebellion or terorismo, di ba? Meron din yung mga party list mga kabombo o yung mga organisasyon na itinatag nga or natatag nga as red or mga komunistang grupo dito sa ating bansang Pilipinas. So ayan, kukunin naman natin ang inyong mga idea or itong ang inyong mga opinion, komento, kaugnay nga dito sa naturang usapin mga kabombo. So para sa inyo, may tuturing ba na krimen o itong nga naturang red tagging na ito, at ano yung inyong opinion dito sa panukala ng kamera kaugnay dito sa itinutulak sa kamera na itinuturing na krimen itong nga tinatawag na red tagging. Oras natin mga kabombo ay alas 4:56 ng umaga, at sa pagpapatuloy pa din ng ating palatuntunang Bombo Reports Morning Edition. Good morning Philippines tuloy. Akala ko Sunday na, pero Wednesday pa lang ng umaga mga kabombo. At binabati pa din natin pala itong ating mga nasa checkpoint, diba? O ating mga kapulisan na nakaposte ngayon sa kanilang mga posts.
sa mga checkpoint, especially dito nga sa lungsod ng Cauayan at dyan sa lungsod ng Ilagan na talagang hindi naman nawawalan ng mga tao. So good morning, good morning, good morning po sa inyo mga sir. At sana po ay wala po kayong mapalusutan o di naman kaya ay walang palakasan system na nagaganap po dyan. Dahil meron yung isang araw noon, mga kabombo, dito sa lungsod ng Cauayan, yung nag-roving tayo. At madaling araw nun yun walang meron namang nagbabantay, tatlo sila. Pero lahat ta, mga kabombo, kahit hindi coding, kahit may kaangkas, yung mga ipinapatupad na bawal sana ay pinapahintulutan, mga kabombo. So sabi ko nga noong nalif itong GCQ bubble, abay pinapahintulutan na pala itong nga kahit hindi coding ng mga private vehicles, ng mga tricycle, mga single motor na pumasok dito sa lungsod na kahit hindi po naka-coding. So hello po sir, gising-gising po dyan sa checkpoint at umaga na po. At mag-exercise po muna bago talagang mag-checkpoint, di ba? Yung ayag para da ngay DJ daldalan dito. So hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi na dyan sa my tech. At yun nga mga kabombo, yung sinasabi natin na pero mag-ingat din, di ba? Saludo pa din tayo dito sa ating mga otoridad or ito nga ating mga kabombo na nasa checkpoint pa din, di ba? Lalo pat ngayong mainit yung panahon, nandyan sila sa mga gitna ng kalsada na nagmamando, nagpapara at ginagawa nila yung kanilang tungkulin na ibinabasa kanila upang nang sa ganun ay maiwasan o maiiwas ang kanilang nasasakupan sa banta ng COVID-19. At speaking of COVID-19, mga kabombo, ay nasa ating line na ang Public Information Officer ng City Government ng Ilagan sa pamamagitan ni Sir Paul Bakungan. Magandang umaga po, sir. Live po tayong nagpapakinggan at napapanood dito sa impilan ng Bombo Radyo Cauayan. Ang inyong pagbati po, Sir Paul. Yes, magandang malinsangang umaga at pero sumusulong na umaga pa rin sa atin na Bombo Angelica. Ay, yes po sir, unang pag-usapan po natin. Kumusta po ang status dyan sa siyudad ng Ilagan when it comes dito po sa usapin ng COVID-19? Yes, generally speaking, ika nga, maayos naman po dito sa ating lungsod ng Ilagan. Bagamat kahapon po nagkaroon ng deklarasyon muli ang ating punong lungsod, Mayor Jay Diaz, na paglalocalized lockdown po ng 4 na barangay natin dito out of 91. So bigyan nyo nga po kami ng idea po Sir Paul para sa ating mga late tuners or late listeners kung ano-ano po yung mga barangay po na isinailalim sa localized lockdown. Yes, actually, ito yung binabanggit natin na kapag nagde-declare po si Mayor Jay Diaz ng localized lockdown, aring mula mga 10 infections sa isang barangay. So di ito pong barangay na naturan, yung 4 pong barangay natin po ngayon, yung barangay Alibago po, Alibago, Bliss Village, San Lorenzo, at yung sa Sindon Bayabo po. Yan po yung 4 na barangay na localized lockdown po simula po kahapon May 25 ng 12 noon until May 28 ng 12 midnight po. Pero yes po Sir Paul, dyan po sa may siyudad ng Ilagan, dahil ano po ba yung current situation po dyan? Meron pa din po ba itong nagaganap na community transmission or what? Dahil napansin natin doon sa mga isinailalim na localized lockdown ng mga barangay ay medyo malayo na po sa poblasyon area po Sir Paul. Yes, ang banggit po sa video message po ni Mayor Jay hapon, ito po ay sa kadahilanan yung ilang po mga localized individuals, LSIs po natin, na umuwi po rito sa ating lungsod na hindi na dumaraan sa mga triads natin. Mm-mm. Kaya kaparoon po ng infection. Yung mga sa nung executive order 27 po nung isang linggo na in-implement din po dito yung pagbabawal nga po sa mga pagpunta sa mga ilog at mga mass gathering ng yun naman po na implement, yung nga lang po talagang hindi natin maiiwasan na kung minsan may mga
kababayan po tayo na hindi pa rin na sumusunod sa ilang mga health protocols po natin. Kaya patuloy po yung implementation na ating higpit o strictong pagpapatupad po natin ng health protocol dito sa ating lungsod, yung pagsusot ng face mask, face shield at observance ng social distancing. Una nating pag-usapan muna siguro Sir Paul, yung binabanggit mo kanina na pagdagsa pa din nitong mga LSI, particular na hindi po sila dumadaan dito po sa naturang maayos na proseso or sa triage po. Kamusta ba kasi yung bilang ng mga umuuwi hanggang ngayon po Sir na mga LSI dyan po sa syudad ng Ilagan po? Actually yung lagi po nating requirement ito yung sa ating FB pages, so sa mga messenger po natin, lagi natin po pinapaalala yung mga requirements po natin dito na kailangan pag-uwi ang mga locally stranded individuals po natin o OFW, kailangan po yung travel pass nila, health declaration, yung negative RT-PCR results, at yung kailangang pag-register po online doon sa ating healthguard.ph na kung saan ito po yung database natin para sa contact tracing at kung sakali nga po na magkakaroon ng infection sa kanilang pag-uwi. Nagtataka lang ako Sir Paul dahil alam po natin na ang syudad ng Ilagan ang isa po sa mga mahigpit talaga when it comes dito po sa pagmamando sa mga checkpoint. Pero how come Sir Paul na nakakalusot pa din yung ilan nating mga LSI sa kabila po nitong ang mahigpit na pagbabantay sa mga border control points ng syudad po Sir? Meron kasi na yun, ilang karanasan natin, meron kasi ilang mga LSI natin na kapag umuwi rito, babanggitin nila na sila ay passing through lang. At tapos pwede lang, yung iba naman sasabihin, taga Maynila lang ay galing lang sila sa Cauayan o sa Tumawini o sa ibang mga area. So minsan, yun yung ilang lapses dito sa ating mga trials. Kaya ito yung inaayos pa rin, batay naman sa order pa rin ni Mayor J. Diaz, nang palakasin talaga, maging stricto sa mga borders nga na, sa mga border controls natin, sa mga checkpoints natin. Pero meron din po ba yung sa mga naitatalang insidente dyan sa may syudad ng Ilagan, yung mga LSI po na pumupuslit, pauwi po sa kanilang mga barangay gamit itong mga pribadong mga sasakyan po Sir Paul? Meron pa rin, yung pa yung binabanggit, may mga ganun pa rin na mga insidente na yun nga, minsan yung unang kong binabanggit nung dati, minsan madaling araw o gabing-gabi. Okay. Nakakapuklit. Ika nga. Yun yung binabanggitan ng mga private. Most of them naman talaga ay private vehicles ang ginagamit. Bombon Jalita. Po, sir. So, ngayon, Sir Paul, ano na po yung mga ginagawang hakbang, especially doon po sa mga nasa checkpoint upang minsan matiyak po, Sir Paul, na talagang galing po or hindi lamang pass-through or hindi lang po galing dito po sa lalawigan ng Isabela, itong ang mga LSI po natin? Ayun, yung patuloy, yung nga sasabi natin, maging stricto, okay? Yung hindi natin may aalis ng yung human factor na kuminsan may mga lapses na nga, no? Pero yun po pinapaalala po sa ating ni Mayor Jail sa mga lalong-lalo na dun sa ating mga kasamahan sa mga checkpoint ganun. Talagang maging stricto, okay? Na mabusisiin yung mga dokumento ng mga uuwi dito, lalong-lalo nga po yung mga OFW. At yung kung sakali man makalusot, ika nga, sa ating mga border control o sa mga checkpoints natin, inatasan na rin po ni Mayor JTS talaga maski sa mga ating mga barangay sa lahat ng 91 barangays po natin, makipag-ugnayan, makipagkaisa, i-monitor ng mga barangay officials yung mga uuwi sa kani-kanilang mga barangay. Pero meron na po ba Sir Paul yung mga yung sa ganitong klaseng insidente ay nasampahan ng mga kaso or nasampulan po ng COVID-19 na task force po dito sa kanilang paglabag, particularly dito nga pagpupuslit po papasok sa syudad without proper coordination po Sir? Actually ang mas nakakasuhan po natin mga
hindi lamang, ito po yung nais kong banggitin, hindi lamang po yung mga pasaway o mga LSI na walang mga health declaration o mga requirements, kundi mismo yung nag-uwi, yung mga van o driver na umuwi ay kinakasuhan na po natin dito sa ating lungsod, at yung mga hindi dumaan o mga LSI na hindi dumaan sa mga trials, pinababalik po natin sa ating mga checkpoint. Okay? At doon po, nandun naman ang ating city health office workers. At doon po, muli, inaayos, inaassess sila. At kung talagang nagsaswab na rin po. At yun, mandatory po talaga dito sa ating lungsod, yung 14-day quarantine. Kaya yung ibang lumulusot po talaga, yung mga LSI, na dumidiretso sa kanilang mga barangay, yung mismo yung mga barangay officials po natin ang nagdadala sa ating checkpoint at sa ating mga isolation facilities. Mm-hmm. Pero curious lang ako, Sir Paul, parang ano yung mga pangunahing rason nitong ang ating mga kababayan, especially itong mga LSI na talagang sila yung pumupuslit instead na makipag-coordinate or makipag-ugnayan sa ating lokal na pamahalaan po, Sir? Yung pagnanais talaga nila na lalong-lalo na kung galing sila sa mga critical areas tulad ng Manila, gusto na talaga nilang umuwi sa hirap ng buhay na nararanasan nila, particular sa nga dun sa Manila o Quezon City o sa iba pang mga critical areas. At yun ang most of the reason actually kung bakit gusto nila talagang umuwi. At minsan yung talagang namimiss na nila dahil ang ilang binabanggit ng mga LSI natin na isang higit ng isang taon nilang hindi nakikita o personal yung kanilang mga pamilya. Yes po, Sir Paul. Pero dumako naman tayo dun sa usapin na binabanggit nyo kanina na isa sa mga nakikita nyo pong dahilan or assessment po ng lokal na pamahalaan sa muling pagsipa or pagkakatala ng panibagong kaso ng COVID-19 ay ito pong mga ginagawang mass gathering sa mga barangay, Sir Paul. Yes, kaya nga guro na ating naalala yung Executive 27 ni Mayor J last week. Ito po yung mapapaalala talaga sa mga provision, okay, pagbabawal sa mga mass gathering inside or outside residences. May mga kaso kasi itong ilang barangay po natin na nabanggit nga po natin na bawal nga po ang mass gathering ay ma-attend pa rin sa mga kasalan, okay? So yung patuloy nga po, kaya patuloy yung information dissemination natin, pati nga po ako, nagbabarker na rin. Okay? Yes, sir. Anim na barker na nga po yung ating pinaiikot sa buong barangay. Minsan walo na. Mm-mm. At yung para nga maisaayos, makapagbigay talaga ng tunay na information, pagpapaalala sa ating mga kababayan, si mga Facebook pages nga po natin, halos lahat, may walo tayong Facebook pages para nga patuloy nga yung information dissemination sa lahat ng ating mga barangay sa loob ng 91 barangays po natin. Pero dito po sa bahagi naman ng barangay, Sir Paul, bakit hindi daw po ba nila namomonitor itong mga ganitong klaseng mass gathering na nagaganap po sa kanilang nasasakupan po? Actually, alam naman po nila. Yung nga, hindi yung aside from sa pagbabarker natin, okay, sa mga FB pages natin, sa mga pagpapaalala rin mismo ng mga barangay officials natin sa kanilang mga barangay, na iba, nababanggit man po yung mga ganitong mga impormasyon sa ating mga kababayan. Pero yun nga po, hindi po natin maiiwasan talaga na may mga kababayan din tayong pasaway pa rin, may mga kababayan na gusto po pa, as in parang feeling nila hindi sila tatablan, okay, hindi sila tatablan ng COVID. Ito lagi nga po natin pinapaalala, lalong-lalo na po si Mayor J, kahit ano pong category natin, kahit sabi nga ni Mayor J, kahit ECQ, MECQ, GCQ o MGCQ, nandyan pa rin po ang virus. Yun lamang po lagi ang paalala ni Mayor J sa atin.
Yes po. Yes, Sir Paul, dahil napapansin po natin, dyan po sa lungsod or dyan sa siyudad ng Ilagan, na talagang isa po sa mga dinadagsa at nagkakaroon po ng mga mass gathering or malaking bilang po ng tao, ay ito pong mga lokasyon ng mga ilog po, Sir. Yes, yung may mga bantay naman na po tayo, hindi lamang sa bahagi ng city hall, ng city government, pati yung mga barangay officials po. Maalala po natin na noong Sabado nga po, pinulong na po ni, noong isang linggo pa, ala, na pinulong na po ni Mayor Jane lahat ng kapitan po natin para nga ipaalala ang pagbabawal, no? Pagbabawal sa mga ilog in gathering sa mga ilog. Yes po, Sir Paul. Pero dumako naman tayo sa usapin naman nitong mga quarantine na facility, Sir, dyan po sa siyudad ng Ilagan. Kumusta po yung ito, mga status po nila ngayong araw po, Sir? Sa ngayon po, dahil kahapon po i-declare na ni Mayor o naibahagi na po ni Mayor Jay na ang kasalukuyang aktibong kaso po natin ay umabot na naman ng 70, pero yung ating pong quarantine facility naman, yung ating city hotel, yung dalawa pang hotel ay kasya pa naman po. Kasya po yan, pati yung ating San Antonio Hospital na kung saan kung may mga severe cases tayo dito, doon po dinadala sa ating hospital. Yung ating swab test ay patuloy pa rin po kung magkakaroon ng mga contact tracing. So, aktibo po ang ating mga contact tracers po dito. So far, yun po, yung isang isolation facility po natin, supposedly yung ating City of Ilagan Medical Center, yun po ay inaayos na po para maging isang second level hospital at para maging COVID facility din po sa treatment in the future. We are hoping, sa bahagi po ni Mayor Joe, we are hoping na by June next month ay mabuksan na po yung ating City of Ilagan Medical Center. Yes po, Sir Paul, marami kasing nagtatanong dito para pa-refresh nga daw po kung ano pa pala yung mga ipinapatupad na paruntunan sa loob po nitong mga apat na barangay na sumailalim po sa localized lockdown po, Sir. Sa apat pong barangay na nabanggit, barangays Alibago, Bliss Village, San Lorenzo at Sindum Bayabo, localized lockdown po ito. ECQ ang category po. So mas mahigpit ang ating implementasyon, bawal po ang paglabas kung hindi mga essential goods ang kanilang bibilhin, lalong-lalo ng pagkain at mga gamot. At ang kanila pong ang kanila pong curfew hours ay mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ang mga kabataang 18 years old below at mga ating senior citizen 65 years old above ay pinapayuhan pong manatili na lamang sa kanilang mga tahanan. Liquor ban po sa apat na barangay na nabanggit at yun, patuloy ang pagpapaalala po ng wearing of mask, wearing of face shield at observance ng social distancing. Mga tatlong araw po ito, Sir Paul, pero wala pa po bang yung parang niluluto po na kung bagay siguro extension or pagpapalawig dito sa localized lockdown po, Sir? Actually, itong localized lockdown sa ating mga barangay, apat na barangay, para yun nga, maisagawa yung contact tracing, no? So ngayon, magbabatay pa rin ito kung ano magiging assessment ng mga contact tracers natin kung magkakaroon extension o hindi na po magpapatuloy after May 28. Pero sa ngayon po, ang Executive 28 po ni Mayor Jay ay hanggang May 28, 12 midnight. So yun po yung pinakahuling executive order na inailabas po ng city government. Okay po, Sir Paul. Pero nagbigay na po ba ng mga paunang kung bagay tulong, especially itong mga ayuda, ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente po, Sir? Bahagi po ng Executive Order 28, yung pagbibigay po ng ayuda sa mga nabanggit na apat na barangay, ito po ay sinasaayos naman
ng City Social Welfare Development Office at ng ating General Services Office po. So itong mga susunod na araw po, either maaaring mamaya o bukas, yung pagbibigay po ng ayuda sa mga apat na nabanggit na barangay po natin ay may bibigay. Eh, yes po. Sir Paul, bilang panghuli na lang po siguro ang inyo pong iiwang mensahe sa ating mga kababayan po dyan sa may syudad ng Ilagan po, sir. Yes, in behalf of our Mayor J. Diaz, nananawagan pa rin po tayo, Mayor J., na kahit anong kategorya po o level ng ating quarantine status, either ECQ, MACQ, GCQ, o MGCQ, lagi pong pinapaalala ni Mayor J., nandyan pa rin po ang virus at kinakailangan po nating sundin ang mga basic o minimum health protocols natin. Patuloy pagsusuot ng face mask, patuloy pagsusuot ng face shield at pag-obserba sa social distancing. Nariyan naman po ang ating city government upang tumulong sa inyo, tumulong sa ating lahat upang sama-sama po magkaisa po tayong sugpuin ang pagkalat po ng COVID-19 virus. Hindi po ito biro-biro. Ito po ay sabi nga hindi lang hindi lang kayo magkakasakit. Talagang nakamamatay po ang virus na ito. Kaya doble ingat po tayo mismo sa ating mga pamilya. Tayo po ay mag-ingat, sundin ang lahat ng ating health protocol. So, maraming salamat, Bombo Angelica, Bombo Cauayan. Maraming salamat sa inyong oras po, sir. Magandang umaga po at ingat po kayo, sir. Magandang umaga at ingat din tayong lahat. So ayan mga kabombo, yung ating naging panayam kay Sir Paul Bakungan, ang Public Information Officer ng City Government ng Ilagan. So batiin din natin ng magandang umaga ang kanyang may bahay na head naman ng City Social Welfare and Development na si Ma'am Evelina Bakungan. So ayan mga kabombo, narinig nyo naman yung ating naging panayam kay Sir Paul na isa sa mga pangunahing factor na yung reason kung bakit nakakapagtala nitong mga positibong kaso ng COVID-19 dyan sa may syudad ng Ilagan ay itong pagpupuslit ng ating mga LSI or locally stranded individual or itong tinatawag nila na mga non-APOR papasok dito sa doon sa lungsod ng Ilagan nang walang proper coordination and of course itong mga nagaganap na mass gathering. Oras muna natin mga kabombo, alas 5, 18 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Bombo Reports First Edition. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagi ang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama! Kaya natin ito! Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, Bombo Radio Philippines at KBP. Sa dami ng mga naitatalang pangyayari o kalamidad na dulot ng pagkasira ng kapaligiran, paano nga ba tayo makakatulong? Narito ang simpleng paraan upang maisalba ang ating inang kalikasan. Napakarami ng kagandahang dulot ng kalikasan, subalit marahil ay hindi natin napapansin na ang taglay na kagandahan nito ay nawawala dahil sa patuloy na pagkasira nito. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Meron pa tayong maaaring gawing aksyon upang sugpuin ang umiiral na pagkasira ng kalikasan. Ikaw man ay isang profesional, manggagawa, kabataan, estudyante o ordinaryong mamamayan, may magagawa tayo upang pabagalin o maibsan ang bilis na pagbabago ng ating kapaligiran. Narito ang mga paraan upang makatulong sa ating inang kalikasan. Una, magtanim ng mga puno at halaman. Pangalawa, huwag mag-aksaya ng papel. Ang pagbabawas ng paggamit ng papel ay dapat matutunan dahil kailangang magtanim ng puno dahil isa ito sa pinagkukunan ng materyales upang gawing papel. Pangatlo, mag-recycle ng mga basura. Pang-apat,
pagbabawal sa paggamit ng plastic na supot. Panglima, maging disiplinado sa pagtatapon ng basura. Panganim, gumamit ng pagbaunan ng inumin na magagamit ng paulit-ulit. Pangpito, turuan ang mga kabataan ng mga wastong gawain ukol sa kalikasan. At ang pangwalo, ang pagtitipid sa paggamit ng kuryente at tubig. Bilang isang mamamayang Pilipino, maging huwaran para sa tamang pangangalaga. Bombo Reports First Edition. Muli tayong nagbabalik dito sa ating palatuntunang Bombo Reports Morning Edition. So, medyo naano ako dun sa Good Morning Philippines. Pero Bombo Reports Morning Edition po tayo ngayon, mga kabombo. At isunod natin mamaya via Zoom interview din ang hepe naman ng City of Ilagan. Kaugnay dito nga sa naganap na sinyo or ng RIR or Reckless Imprudence resulting in serious physical injuries and damage to property, mga kabombo, na naganap dyan or doon sa may bahagi ng Purok sa Isa, Barangay Agasyan, dyan sa may syudad ng Ilagan. Dahil apat na katao dito, mga kabombo, yung involve kasama itong dalawang chopper, at sila ay may mga kaangkas or back rider, mga kabombo, na pawang nagtamon ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Ano kaya yung nangyari, mga kabombo? Meron bang langos sa alak or ano ba yung nakikitang dahilan ngayon ng pulisya kaugnay dito sa naturang insidente? Dahil alam nyo, mga kabombo, nakita natin doon nga sa mga ipinadalang litrato sa atin ng City of Ilagan Police Station na talagang yung mga debris, kung baga, ng motorsiklo ay as in na ikikat na parparda, mga kabombo, na iwarwara dagayjay agi parts iti involve nga motorcycle or dagiti sakyan DJ kalsada. So yung sa ating mga Facebook live viewers, makikita niyo po sa ating TV sa ating likod na nasa ating TV po yung mga litrato o larawan po nito nga naganap na aksidente. So sino ba o sino-sino ba itong nga mga naturang biktima, at kung sino yung meron bang umagaw, meron bang nagkaroon ng mechanical dysfunction, nagkaroon ba ng problema, or saan ba yung nakikitang problema, sa mga chopper ba or what. So malalaman natin lahat yan, mga kabombo, sa ating pakikipag-ugnayan sa hepe ng nabanggit na himpilan ng pulisya. At nako, mga kabombo, ano na kaya yung status nitong nasugatan or nitong mga nasangkot sa aksidente after nitong banggaan? Dahil ito yung isa sa mga nakakatakot, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, mga kabombo. Dahil syempre, nasugatan ka, may mga lalo na kung malala yung natamong sugat, ay ipupunta o itatakbo ka ngayon sa ospital. So maswerte ka, mga kabombo, maswerte ka, kababayan, kung yung ospital na pagdadalhan sa'yo or yung mga ospital, both private and public, doon sa iyong lugar ay hindi pa punuan. Diba? Yun kasi yung naging experience natin noong nakalipas na buwan, especially noong yung outbreak ng coronavirus disease or itong COVID-19 ay naging sentro itong mga malalaking cities dito sa ating lalawigan ng Isabela, especially dyan sa may lungsod ng Ilagan, syudad ng Cauayan, at doon na din sa may lungsod ng Santiago ay nakapagtala, or hindi lamang doon sa mga cities or yung maraming mga ospital, mga kabombo, yung nakapagtala ng full capacity yung sa bed, full bed capacity, mga kabombo, kundi na din yung mga maliliit na bayan, diba? Isa yan noon yung isa sa mga kinakarap nating mga problema at pahirapan noon yung pagtingin or yung pagkuha ng bakanteng bed o di naman kaya bakanteng space dahil sa mga hallway nga hindi na pinapayagan itong nga mga residente or itong nga mga isinusugod sa ospital.
dahil dito nga sa kakulangan ng espasyo, mga kabombo. Kaya ito yung atin lagi nga pagpapaalala. Kung wala naman kayo, kung hindi naman kayo nagmamadali or kahit na nagmamadali kayo, mga kabombo, kinakailangan pa rin na i-priority nyo, especially itong mga nakasinggila motor, yung safety or yung kaligtasan ng inyong sarilihan. Nga dahil nga kaslakam kamatin nyo, tikamatayan, mga kabombo, diba? Sabali kamkamatin nyo to oras ta mapadati. Importante nga lakad yung madimit. Baka ni kamatayan, iti kamkamatin yun. Kaya yun yung dapat yung isaksak ng mga motorista sa kanilang mga isipan na isa lang ang buhay, mga kabombo. Hindi kayo parang pusa. kasi sinasabi nila na ang pusa ay may siyam na buhay daw, mga kabombo. Kaya yun nga, dapat i-value nyo yung ang inyong mga buhay. Marami kasi, especially itong mga kabataan, di ba? Yung kaslang ay makikinkin na rera da, talaga diti iti lansang, iti kunada siguro, no? Adi nga race talaga yung moto, ano ba, di tawag iti race nga, ay parang daan for, intended for a karera, di ba? So, ayan mga kabombo, dapat maging maingat at disiplinado pa rin ang lahat nitong, ng ating mga motorista. Mamaya mga kabombo ay pag-usapan nga natin yan dito nga sa ating palatuntunan. At tumanggap muna tayo or tanggapin muna natin yung pag-uulat ng ating mga Bombo Field Reporter. At nasa ating linya na si Bombo Rio Costeng mula dyan sa Maya Central, Isabelapur. Bombo Rio, magandang umaga. Please come in. Pagsunod sa mga health protocols, palagi pa rin yung pinapaalala sa mga pampublikong tuok dito sa bayan ng San Mateo, Isabela. At iba pang bahagi ng Central Isabela Corp upang maiwasan ang pagkahawa ng COVID-19 ayon sa mga may sinuukulan. Batay sa nabatid ng Bombo Radyo, kung dito sa bayan ng San Mateo, mayroon pang 50 na aktibong kaso ng COVID-19. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga may sinuukulan, lalo na ang mga nagtutungo sa mga pampublikong puok. Samantala dito sa loob naman ng pamilihan ng bayan ng San Mateo, mataas na naman ang presyo ng mga gulay dito. Ayon sa nabatid ng Bombo, ang string beans ay isa sa mga mataas na yan ng presyo dito sa nabanggit ng bayan. Good morning. Magkano ba yung ampalayan niyo ngayon? Ang gat na ngayon, ma'am. Ang gatan. Okay. Aba. Pero yung string beans, ito ba yung mataas? 70 po ang wholesale. Ano pa lang, bibiliin mo. Yan, ibebenta nyo na lang magkano? 80, ganun po. Yung tamatis naman? 15 mo. So, mura pa rin yan? Oo, mura pa rin. Yeah, so, ilan lang yan? Yung string beans lang ang mataas pa rin, ang presyo dito sa pamilihan ng bayan ng San Mateo, Isabela. Marami pa rin naman mga naghahabol kasi ng mga magsasaka ng kanilang mga pananim dahil sa matinding init ng panahon, namatay yung ilan nilang mga alaga. Kaya wasa sila sa pagbagsak ng malakas na ulan, katulong ito sa kanilang mga pananim. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number one radio station. Ito po si Bombo Rio Coseteng, Basta Radyo. Bombo! DZNC. Bombo Rio, kumusta na ngayon ang pampublikong pamilihan ng bayan ng San Mateo dahil kamakailan lamang or noong nakaraang linggo ay sinailalim ito sa ilang araw na lockdown? Yes, nagbukas naman yung section na yon sa wet section, yung mga nagtitinda ng karne at itong isda, Bombo Anzi, ilang araw lang naman, itong 1.5 days lang naman itong sarado at nagsagawa sila ng disinfection. Pero katulad ng dati, ang pamilihan ay parang hindi na ganun kaaktibo ang mga nagtutungo dito. Sa mga oras na ito sana marami nang bukas, subalit sarado pa rin ang karamihan, lalo na dito sa may bahagi ng dry goods. Ang bukas, karne, isda, at itong mga nagtitinda ng ilang basic commodities, pero walang ganong tao, Bombo Anji. Maraming salamat, Bombo Rio, kasi tenga mula dyan sa Maya Central, Isabela 4. So, ayan.
Ayan mga kabombo na dyan kasi sa particularly doon sa wet market ng San Mateo Public Market ay isinara ng ilang araw for the purpose of disinfection. At hindi lamang dyan mga kabombo yung ang apektado na pamilihan dito sa ating lalawigan ng Isabela dahil nito ngang mga nakaraang buwan ay meron din yung mga nagsara na mga pamilihan. Katulad na lamang dito noon yung ang nagpalabas nga ng executive order ang city mayor dito sa lungsod ng Cauayan na kung saan isang araw na isinara ang private market naman or tinatawag nila na Primark dito nga sa ating lunsod ng Cauayan. So magandang morning pala na imbag nga ang bigat tagitiag dingdingeg dito private or private market dito sa ating lunsod ng Cauayan. Especially doon sa mga nagtitinda ng karne. May mga maraming mga nararamdaman yung mga yan eh. Kaya pag pumunta tayo doon ay marami silang yung kung bagay nakukwento. And of course, doon na din sa mga nagtitinda ng gulay at doon sa my dry goods. Magandang araw po sa inyo dyan. Kumusta po ang kita? Meron pa ba? Sabi nga ng ating mga ilang vendors, Bombo Angelica, hindi na kami nagbebenta para kumita. Kundi nagbebenta kami para maitawid namin ang pang-araw-araw. Diba yun yung mga usually na mga sentimiento ng ating mga vendors yung ating nakukuha dahil kung kahit na nanaisin man nila or naisin man nila mga kabombo na talagang sanay kahit kaunting kita lamang yung kanilang maiuwi dito nga sa ilang oras nila na pagbibenta ng kanilang mga produkto all season din yan mga kabombo ano, kahit na mainit tag-ulan ay andun sila sa loob ng ating mga palengke upang nang ganun ay magbenta ng ating mga pangangailangan. Pero sila din yung isa sa mga talagang apektado ng pandemya na ito dahil dito nga sa limitadong paglabas ng mga residente sa kanilang mga bahay at yung sa pagsulputan ng ilang mga talipapa sa loob ng mga barangay, di ba? Dahil nagkaroon noon or nagbabanoon ng abiso ang pamalaang panlalawigan na dapat para hindi na magsiksikan pa, hindi na pila-pila itong ang ating mga consumer or itong ating mga mamimili sa loob ng mga ng pamilihan ay kinakailangan mag-establish ng mga talipapa. Pero without knowing, yan ang isa sa mga malaking factor kung bakit naapektuhan ngayon ang kita ng ating mga vendors, particularly itong mga nagtitinda sa loob ng mga pamilihan. Pero sabi naman nila na okay lang ha, Bombo Angelica, naiintindihan namin dahil nga dito sa panta pa rin ng virus, mas mainam na talaga namang yung mga taong barangay ay hindi na sila lumabas doon sa kanilang lugar at doon na lamang sa mga talipapa na inilatag doon sa kanilang barangay mamili upang nang sa ganun ay maiwasan itong nga naturang transmission particularly dyan sa may loob ng mga pamilyan dahil katakot-takot or pahirapan na contact tracing. Mga kabombo, eto nga magaganap sakaling mayroon isa lamang, di ba, na mga vendors or eto nga mga mamimili ang nagpositibo sa COVID-19 kasi kita man no sino aglalaok da, di ba, rapok-rapok ko na dangarad mga kabombo, dagiti mapan, DJ pamilihan, DJ palengke, hamumit sino, hamumit am-ambo, o si kang tindera, hamumit ambo, no, am-ambo, dagiti ngay laklakwam, di ba, in case nga nagpositibo ka, kaya ta sana ay yung ang tulong mula sa lokal na pamalaan nitong yung pagkaltas or yung subsidize or pag-subsidize doon sa joining fee ng mga vendors ay malaking tulong umano at malaking bagay na siyang ipinagpapasalamat ng ating mga vendors sa lokal na pamahalaan. Oras muna natin mga kabombo, alas 5:33 ng umaga. Bombo Reports First Edition. Taon-taon may namamatay dahil sa sakit na dengue. Ano nga ba ang sakit na ito? Ang lagnat ng dengue o dengue fever ay isang impeksyon na sanhi ng isang virus na dala ng mga lamok. Taon-taon may namamatay sa buong mundo dahil sa sakit na ito. Kaya hinimok ng World Health Organization o WHO ang mga bansa sa Asia na maging alerto at lalo pang paigtingin ang mga programa para labanan ang pagkalat ng dengue. Sa pagtaya ng WHO, papalo sa 2.5 bilyon ang bilang ng mga taong posibleng tamaan ng nakamamatay na sakit. Batay sa kanilang talaan, 70% rito ay naitatala sa Asia-Pacific region, kabilang na ang ating bansang Pilipinas.
Kasunod ng babala ng WHO, muling nagpaalala naman ang Department of Health kaugnay sa 4S campaign against dengue ng pamahalaan. Una, search and destroy. Hanapin at puksain ang pinamumugaran ng dengue mosquito. Karaniwan itong nabubuhay sa anumang espasyo o container na may stagnant water, pati na mga basurahan at lumang gulong ng mga sasakyan. Pangalawa, secure self-protection. Mainam na mag-apply ng mosquito repellent lalo na kung pupunta sa mga malalamok na lugar. Pangatlo, seek early consultation. Kung may mga sintomas ng hinihinalang dengue, huwag nang mag-atubiling kumonsulta sa doktor. At pang-apat, support fogging and spraying. Sa huli, higit na importante na maging responsable sa ating mga sarili. Maiiwasan ang sakit na ito kung pananatilihin nating malinis ang ating kapaligiran. Bombo Reports First Edition. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating palatuntunang Bombo Reports Morning Edition, mga kabombo. At good morning, good morning, good morning na imbag na bigat. Ang aming pa rin pagbati sa inyo, mga kabombo. Especially yung ating mga tagapanood at tagapakinig dito nga sa ating lungsod ng Cauayan. Good morning, Cauayan City! At pwede kayong mag-comment kung saan kayong bahagi or barangay ng Cauayan dito sa ating lungsod ng Cauayan na nanonood, mga kabombo. And of course, yung ating mga tagapakinig dyan sa may siyudad na Gilagana, magandang morning po dyan sa may Cabeceres na Imbag, ang Abigat, ang Kanyayo, Kabarangay. So sa pamamagitan nito or sa puntong ito, mga kabombo, ay atin na nga papasukin sa ating linya si Police Lieutenant Colonel Virgilio Vico Nabiliero Jr., ang hepe ng Lagan City of Ilagan Police Station. Magandang umaga po, sir. Hello, good morning po sa inyong lahat. Pasensya na dyan kung medyo nagkaroon ng konting delay. And good morning po sa inyo at sa lahat ng pong inyong tagapakinig sa Bombo Radio Station. Okay lang po, Hepe. Pero napag-usapan po natin na dito po siya naganap na vehicular accident sa may part po ng Barangay Agasyan. Diyan po sa inyong nasasakupan, sir. Bigyan nyo nga kami ng idea or ng detalye po, sir, kung ano po yung nangyari po dito sa naturang insidente na ito, Hepe. Bali po, basic po dun sa investigator on case natin, meron pong isang single motorcycle na TMX with back rider at yung tricycle na nagkabanggaan nga po. And basing dun sa initial investigation, ito pong single motor na TMX dinadrive po ni nung ating yung isang biktima rin. Mm-mm. Is papunta siya, papasok ng San Antonio. And then, nung makaabot sila dito sa place of incident, in-encroach niya itong kabilang linya, meaning umagaw po siya ng linya sa kabila. Yun nga po, nangyari po yung bangga, nabangga po niya itong isang tricycle na may pasahero din po. Mm-mm. Base po dito sa report po, sir, na apat itong nasugatan po dito sa naturang banggaan ito. Kumusta so far itong ang kanilang kondisyon po, sir? Kaya po naging apat yung mga involved dito na tao is mm-hmm. yung single motorcycle po is may back rider po siya, and ganun din po yung tricycle, ganun po siyang pasahero. Lahat po sila is during that time after ng incident, tinakbo po sila sa ating provincial hospital, sa FMD Medical Hospital po natin dito sa may Ilagan for proper treatment po. Mm-mm. Binabanggit yung kanina, Hepe, na umagaw po ng linya itong chuper ng single motorcycle. Ano po yan, sir? Napag-alaman po ba na siya po ay lango or nasa impluensya po ng nakakalasing na inumin? Basing initially dun sa conduct ng investigation ng personnel natin, under the influence of liquor po itong driver po ng single motor. Mm-mm. Kung makikita po kasi natin yung Barangay Angasyan, po is yung Barangay Road po yung kanilang daan, wherein two-way po ito. And dahil nga siguro po sa nasa influence pa po ng nakalalasing na inumin itong single motor, tricycle driver, in-cross po niya yung linya.
Mm-hmm. So, yung isa lang po na chuper, yung nasa influence ng liquor po, sir, or both drivers po? Initially po, dun sa, ayon po sa ating investigator on case, ito pong driver po ng single motor. Mm-hmm. Saan sila particularly napupunta, sir? At napag-alaman po ba kung saan sila galing dahil umagang-umaga, sir? Ay nasa impluensya or nakainom po siya, sir? It could either be na yung tinaterm nga po natin na hangover na ito yun. Mm-mm. Kasi pauwi na nga po sila, and then yung tricycle is palabas naman sa barangay Angkasyan wherein pupunta sana itong occupants ng motor tricycle na mamamalengke. Pero dun sa area na kung saan naganap itong mga naturang insidente po, sir, parang dati na po ba na talagang kung bagay maituturing po na accident prone area po? Ito naman kasi is barangay road. Mm-mm. And alam naman natin na itong barangay Angkasyan, ang katabi nito is yung ating sentro San Antonio. Marami talagang nag dumadaan dito sa daan na ito. And during that time, kung papalit siguro natin yung oras, is parang wala pa masyado. Kaya siguro ito namang single motorcycle driver is binilisan niya. May mga humps din kasi rito eh, na nakalagay. Mapapansin mo pag hindi ka sanay talaga na dating dumadaan doon, medyo magugulat ka na lang sa mga humps. And basing doon nga doon sa pinapakita niyong pictures, yung nakalap po niyong pictures, makikita po natin na medyo damaging po yung impact ng collision. Ibig sabihin, mabilis po itong single motor po natin. Okay. Dito kasi, matitempt din kasi silang magpabilis dito eh. Pag lalo na yung diretso yung daan and pag times na wala silang nakasalubong, natitempt talagang magpabilis ng mga drivers po natin sa road po na ito. Mm-mm. Pero dito po sa pag-agaw ng linya nitong nga naturang motorsiklo po, sir, ano po yan, sir? Hindi niya po ba napansin itong nga kasalubong po niya or nasa kasalungat na direksyon na tricycle or ano po, sir? Most likely, sa tingin ng ating investigator is napansin niya ito. It could either be na hindi lang niya natangtsa, ang akala niya is malayo pa. And to the point nga na aabutan naman pala siya. Okay po, sir. Pero yung sa oras na naganap itong ang naturang insidente po, sir, ano po yan, sir? May maliwanag na po ba doon sa area or madilim pa po, hepe? Medyo madilim pa po, as can be seen on the photos, yes. Yung ating pong mobile car is naka-headlight pa during that time. So, may factor po ng dilim during this time po. Mm-mm. Pero doon siya natamo naman po ng mga injuries nito nga mga nasangkot po sa aksidente. Ano po yun, sir? Meron po ba yung mga nakapagtala or nakapagtamo po ng mga malalang sugat po, sir? So far, based on the investigator natin is wala pa naman nababanggit na major injuries. If we could see it in the picture siguro, kung ibe-base natin, makikita po natin na sa picture pa lang, mas grabe po yung tinamang injuries itong single motorcycle kaysa po dun sa tricycle. Mm-mm. Pero no major injuries naman yung noted and they are both confined po sa ating hospital. Pero sa ngayon, sir, ano na po? Or ano na po yung magiging disposisyon dito po sa naganap na insidente na ito, hepe? We will still be waiting for the both parties po kasi either of the two could file naman po ng case on request imprudence against dun sa isa. Pero if we would base it on the investigation conducted ng ating IOC, it clearly could show po na ito pong may sala dito sa insidente or yung nag-cause itong insidente
is yung single motor po. Yes po, sir. Pero kumustahin na natin, Hepe, ano, dahil dyan po sa siyudad ng Ilaga, nung tayo mga reporter pa po dyan sa ating lungsod, ay talagang nangunguna sa inyong crime incident or talaan nyo po. Itong kumbaga yung mga vehicular accident po na nagagalap. So far, kumusta po ngayon yung bilang ng mga naitatalang mga kaso ng vehicular accident or mga aksidente sa lansangan dyan po, sir? Yes, ganun pa rin naman yung figures. Bumaba ito nung times na nag-ECQ tayo rito kasi halos totally nga po wala pong lumalabas. And ang lumalabas lang po is yung ating mga authorized persons outside residence. And gaya nga po nito, umaga pa po ito, meron na po ulit yung mga ating mga vehicular incidents. Gaya ng lagi mong nakikita doon. All other naman na vehicular incidents are minors, yung yes, iba nagkasagian during sa kurbada, during rush time, ganun. So, tumataas pa rin po yung incidents po na ating vehicular incident. So sa ngayon, Hepe, ano na lang po yung ginagawa nyo upang anong sa ganun po ay siguro yung medyo mapababa o tuluyan na po yung ang pagbaba itong mga naitatalang vehicular accident dyan po sa inyong area of responsibility, sir? Yes, jointly through coordination na rin dun sa ating CTMG. Daily po, makikita po natin dyan na meron pong sumisita sa ating mga motorist. And sa mga iba't ibang lugar po, makikita nyo na nag-checkpoint at sumisita po yung ating mga police personnel jointly with the City Traffic Management Group of Ilagan para po dun sa mga areas na yun na nakikita na po nila na may mga prominent yung incidents ng vehicle incident. Gaya po ngayon, ang isa pong pinofocus po natin is yung sa western side po. Sa may parting lutan going to the western barangays. Lalo-lalo na po during the times na rush hour, yung pagpasok at pag-uwi ng tao. Yes. Sigurado po namin na lalo na po yung mga naka-single motor that they are wearing the proper equipments, kaya lalong-lalo na po yung helmet. Kaya ito po yung isa sa mga pinagtutuunan po natin ng pansin, and nagdagdag na rin po yung pwersa po ng ating City Traffic Management Group specifically to cater and cover the areas pa po na kailangan po ng presence nila together with the personnel of the Philippine National Police. So, pag-usapan na din siguro natin, sir, dahil nakuha na namin po kayo sa linya, kung yung gagawing monitoring nyo naman po, sir, yung kinakasang monitoring nyo, dahil dyan po sa siyudad ng Ilagan, mayroong pong apat na panibagong mga barangay yung isinailalim po sa localized lockdown, Hepe. Opo, nag-detail na po tayo ng ating mga PNP personnel doon together with the barangay officials at mga tanos po nila and our CTMG. Dito nga sa nabanggit mo na apat na barangays na nagkaroon po ng executive order si Mayor na i-lockdown kasi meron po ulit mga cases dito, and the city mayor wants na kapag nagkaroon ng case sa isang lugar, he wants to confine it there para hindi na masyadong mag-spread pa yung affectation with the other people. Kaya agad-agad po through the IATF, nagkakaroon po tayo ng mga lockdown sa mga barangays na may positive cases po ulit. This is a preventive measure po na ginagawa ng ating interagency task force sa City of Ilagan. Yes, Hepe, bilang panghuli na lang siguro po, iiwan niyo pong mensahe or pagpapaalala sa ating mga motorista and at the same time sa ating mga kababayan po dyan sa lungsod ng Ilagan, lalo pa meron pa din po itong ang banta ng COVID-19. Sa atin pong mga motorist, it was always been a tried and tested formula na kailangan po natin lagi yung defensive driving saka safety driving. Pag na po nating i-entice pa yung ating sarili to violate, simple lang naman po yung direktiba pagdating ko sa pagdadrive is, lalo na yung mga single motors, we have to wear the proper safety equipment at number one po dyan yung helmet.
and malimit po ang nagiging cause ng ating mga vehicular incidents is yung driving under the influence of liquor po itong ating mga driver. So as much as possible nga po, gaya nga po ng lagi nating nakikita, ayan sinasabi, don't drink and drive po. I-consider po natin lagi yung ating safety at yung safety ng other motorists. And sa atin po mga kababayan, yung ating pong COVID cases, nung nag-upsurge po ito, nung nagkaroon po ng spike, the city mayor and the IATF, ginawa po nila lahat ng measures para mapababa or maibalik uli sa flat standing yung graph po natin sa Ilagan. Nagawa po natin ito, and then ngayon naman po isa, meron naman tayong panibagong cases sa mga apat na barangays nga. Yes po. Nga po natin na ito. All we need is your cooperation lang po. Kailangan lang po nating makipag-cooperate. And gaya nga po nitong mga panahon na to wherein time na naman na we would visit yung mga karayan, mga ilog natin dito. Pag na po natin gawin kasi yung isa pong barangay sa part po ng Sindon Bayabo, malapit lang po yan sa picnic area sa May Abuan. And unang-una po, hindi naman po naglalakad yung virus, yung tao po ang naglilipat ng virus. So we have to stay with the safety procedures, medical safety procedures, and we just have to follow the minimum health standards para po hindi na tayo makapag-transmit pa or mahawa pa nitong virus po natin. With that po, Hepe, maraming salamat po sa inyong oras at magandang araw po, sir. Maraming salamat din po and good morning sa inyong lahat. So yan mga kabombo, yung ating naging panayam kay Police Lieutenant Colonel Police Lieutenant Colonel Virgilio Vicon Abiliera Jr. ang Hepe po ng City of Ilagana Police Station. Oras natin mga kabombo, alas 5:51 ng umaga. Bombo Reports First Edition. Taon-taon may namamatay dahil sa sakit na dengue. Ano nga ba ang... Maraming namamatay sa depression. Sa katunayan, nasa 264 million na tao ang nakakaranas nito. Ang depression ay isang mental disorder at ito ang isa sa pinakamalaking sanhi ng pagpapakamatay sa buong mundo. Akala ng ibang tao ay kalungkutan lang ang depression, pero mas higit pa ito sa kalungkutan. Marami ang hindi nakakaintindi dito at importante na mabigyang kaalaman ang mga tao para mas maliwanagan sila at maiwasan ito. Narito ang ilan sa mga pamamaraan kung paano maiwasan ang depresyon. Una, laging mag-exercise. Kapag nagpapawis ang isang tao, mas natatanggal ang kanyang mga negative energy sa katawan na makakatulong para sa kanyang mental state. Pangalawa, bawasan ang paggamit ng social media. Proven na ito na nakakadagdag sa depresyon ng social media, kaya't hanggat maaari, iwasan mo ito. Instead na mag-online, ikaw ay magbasa ng mga libro, katulad ng Biblia upang... Bombo Reports First Edition! Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kabombo dito sa ating palatuntunang Bombo Reports Morning Edition. At ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong kasama ngayong umaga na ito, ang Bombo Angelica Morales. At hi pala mga kabombo, no? Nagpapabati ito ng ating mga kapulisan dyan sa May Isabela Police Provincial Office, and dyan daw po sa May Second PMFC. Good morning po sa inyong lahat po dyan. At sa puntong ito mga kabombo, ay pag-usapan nga muna natin itong ang ating promo, dahil nalalapit na itong ang ating grand draw mga kabobo, and for sure marami na sa ating mga kabobo yung mga entry sender, yung excited para dito, dahil ikaw ba naman yung ang may chance ang manalo ng 1 million pesos, di ba? Tumatakinding na 1 million pesos yan mga kabobo, at napakalaking bagay yun lalo na ngayong panahon ng pandemya. At sinasabi na Bombo Angelica, paano ba sumali nitong nga pa-promo ng Bombo Radyo Cauayan na Buena Mano Salvo year 16. So 8.5 million po pesos mga kabombo, ah.
in total prices and in nationwide yung ang ipapamudmud or ibibigay natin na papremyo sa ating mga kabombo dito sa ating bansa. So paano ba yung pagsali mga kabombo? May dalawang paraan para manalo. Para sa ating studio draw ay bumili lamang at mag-ipon ng ating mga proof of purchase katulad na lamang ng Silver Swan soy sauce at Silver Swan sukang puti sarap asim at itong ang ating Silver Swan wow sarap all in one seasoning, siguradong wow. So sa ating paggawa ng inyong mga entries mga kabombo ay one empty sachet or stand up pouch or paper label ng Silver Swan soy sauce plus isang empty sachet ng Silver Swan wow sarap 8 gram or 4 gram or di naman kaya ay 1 empty sachet ng stand up pouch or paper label ng Silver Swan vinegar plus dagdagan nyo mga kabombo ano ng empty sachet ng Silver Swan wow sarap 8 gram or 4 gram yan mga kabombo. At ating pangalawang proof of purchase ay itong Orocan. Sa Orocan maayos ang buhay mo, isang sticker or coupon bearing all Bombo Radio titles. At ito, hindi mawawala mga kabombo, itong San Miguel Light, mahaba-habang inuman, isang crown ng 320 ml. At ito ding, meron din tayong Joy Dishwashing Liquid, isang patak, bisang katutak, 2 empty sachet naman yan mga kabombo in any variant ng Joy Dishwashing Liquid. At ito sa mga paborito ko na talaga namang sa, lalo na sa umaga, diba? Pang umagahan, itong Energen Mag Healthy Breakfast, araw-araw, 3 empty sachet ng any variant yan. At hindi mawawala mga kabombo, itong ang Rexona, ligo lang kulang, Mag Rexona After every bath para hataw sa galaw at fresh ka buong araw. Kung gusto nyo maging fresh mga kabombo ay gumamit ng Rexona. At ang maganda pa dyan ay po pwede nyo pong i-enter ito dito sa ating promo. Isang empty sachet lamang po ng Deo Lotion for Men or Deo Lotion for Women, Deo Lotion or One Regular or Junior Roll-On in any variant. So idakip sa loob ng puting legal size long envelope mga kabombo. Ito ay pinapakita natin sa ating Facebook Live ang ating long legal sized envelope. White yan mga kabomba, kulay puti ang inyong napiling mga proof of purchase at sa likod ng sobre ay isulat ang inyong mga sumusunod, ang inyong pangalan, address, age, contact number, week number, nasasalihan pangalan ng produkto o proof of purchase at inakip at pirmahan. At sa gitna ng sobre ay isulat ang Buena Mano Salvo Year 16. Ayan mga kabombo, yung sa isulat nyo, pirmahan nyo din, huwag nyong kakalimutan yung inyong pirma mga kabombo. Sa pamamagitan niyan mga kabombo ay wala na tayong oras dito sa unang bahagi ng ating palatuntunang Bombo Reports Morning Edition. Ako ang inyong nakasama, ang inyong lingkod, Bombo Angelica Morales para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number one radio station, Pastaracho, Bombo. Inyong napakinggan ang kalipunan ng mga balita ngayong umaga sa Bombo Reports First Edition. Hanggang sa muli! Basta Radio! Bombo! Ang krimen ay isang panganib na laging nakaabang. Laganap man o hindi ang krimen sa inyong lugar, paano mo maiingatan at maililigtas ang iyong sarili o ang iyong mga mahal sa buhay? Narito ang ilang mga paalala para hindi mabiktima ng krimen. Hindi lang pisikal na pinsala at pagkawala ng material na pag-aari ang resulta ng krimen. Mayroon din itong pangmatagalang epekto sa isip at emosyon ng maraming biktima. Kaya napakahalaga na gawin ang makakaya natin para mas makaiwas tayo sa krimen. Para magawa ito, isaalang-alang ang mga bagay na pwedeng gawin. Para maiwasang mabiktima ng robbery o pagnanakaw, maging mapagmasid. Laging nakaabang ang mga magnanakaw. Gusto nilang biktimahin ang mga walang kamalay-malay. Kaya maging mapagbantay sa iyong paligid at sa mga taong nagmamasid sa iyo. Iwasan ang pag...
Bombo News and Views Morning Edition. Mapapakinggan ang mga Bombo News Exclusives, mga maiinit at piniling balitang lokal, nasyonal at international, kasama ang balitang politika, sports, entertainment at ang pinakaaabangang Bombo News Analysis. Bombo News and Views Morning Edition. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, ika-26 ng Mayo, taong 2021. Ito rin ang araw noong 1898 nang ipanganak si Felipe Agoncillo, isang abogado, diplomatiko at pinuno ng junta sa Hong Kong. Siya ay namatay noong September 29, 1941. Para sa Bombo News and Views Morning Edition, kami ang inyong tagapagbalita. Bombo Angelica Morales. At Bombo Jason Felina. Sa ulo ng mga balita, sa lokal, Social Welfare and Development na SWAT Isabela, nagsasagawa na ng payout sa mga mamamayan sa iba't ibang lugar sa lalawigan. AFP Chief of Staff General Cirilito Sobejana, bibisita sa kampo ng 5th Infantry Division ng Philippine Army ngayong araw. Sa pambansa, public order o address ni Pangulong Duterte, isasagawa ngayong araw matapos hindi matuloy noong araw ng Lunes. DepEd itinakda ang graduation sa public elementary sa ikalawang linggo ng Hulyo. Sa ibayong dagat, bansang Denmark magbibigay ng 3 milyon doses ng COVID-19 vaccine sa COVAX facility. Sa Calacal, Rio, umaasang papayagan na ang biyahe mula sa NCR Plus areas upang mapabilis ang pag-recover ng ekonomiya ng bansa. Sa Balakasan, Olympic at SEA Games bound delegates babakunaan na sa araw ng Biyernes. Sa natatanging tampo ko Bombo, 11 taong gulang na bata sa Estados Unidos na solve ang 12-digit multiplication of problems sa loob ng 10 minuto. Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Patuloy na umiiral ang easterly sa bansa ayon sa PAGASA. Ayon sa PAGASA, magdadala pa rin ito ng mainit at malinsangang panahon. Ngunit may chance naman na mga pulupulong pag-ulan, lalo na sa hapon o gabi, dulot naman ng mga localized thunderstorms. Samantala, ang low pressure area o LPA na binabantayan ng PAGASA ay kasalukuyan ng nasa layong 825 kilometers silangan ng Mindanao. Ayon sa PAGASA, mababa ang chance na ito ay maging ganap na bagyo. Samantala, nakakaapekto pa rin ng intertropical convergence zone o ITZZ sa bahagi ng Visayas at Mindanao kung saan mararanasan sa lugar ang maulap na papawirin at mga panakanakang pag-ulan. Samantala, dito sa lungsod ng Cauayan, nasa 26 degrees Celsius ang temperatura ngayon alas 6 ng umaga at maliwalas ang papawirin. Sa Baguio City ay 19 degrees Celsius at maliwalas ang papawirin. Sa Metro Manila ay 28 degrees Celsius at bagyang maulap ang papawirin. Sa Lawag City ay 28 degrees Celsius at bagyang maulap ang papawirin. Sa Roa City naman ay 28 degrees Celsius at maliwalas ang kalangitan. At sa Bacolod City ay 28 degrees Celsius at maulap ang papawirin. Sumikat ang araw kaninang alas 5:20 ng umaga at lulubog naman mamayang alas 6:20 ng gabi. You've just heard the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast from the number one radio network, Bombo Radyo Philippines. Oras sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, alas 6:02 ng umaga. Sa detalye ng mga balitang lokal, nagsasagawa na ng payout ang Social Welfare and Development SWAT Isabela sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Cauayan kay SWAT Team Leader Valentina Monterubio, sinabi niya na sila na mismo ang lumalapit sa mga munisipyo para makapagbigay ng financial assistance sa mga mamamayang nangangailangan. Pinagsasama na lamang ng SWAT sa payout ang mga magkakalapit na bayan upang mas mabilis ang proseso ng pamamahagi ng ayuda. Ang mga LGUs na ang hinayang mag-assess sa mga karapat-dapat na mabigyan ng cash assistance mula sa SWAT dahil sila ang nakakakilala sa mga tao sa kailang nasasakupan. Anya, bago ang pagtungo ng SWAT team sa mga bayan para sa payout, ay kailangang na-assess na ang mga papeles ng mga benepisyaryo upang diretso na ang pamamahagi.
pangunahing assistance na binibigay ng SWAD ang AIX o Aid to Individual in Crisis Situation. Sa susunod na linggo ay nakaschedule ang payout sa lungsod ng Ilagan, Santo Tomas at San Isidro. Ngunit hinihintay pa ng team ang guidelines bago sila magtungo sa nasabing mga lugar. Humingi naman ng pasensya ang SWAD sa mabagal na proseso ng assessment sa mga dokumento ng mga benepisaryo dahil kailangang mabusisi ang assessment upang maiwasan ang aberya. Ganito ang bahagi ng payag ni Team Leader Valentina Monterubio ng SWAD, Isabela. Ay, nandun na po lahat, sir. Kung actually yung mga bago kami magpe-pay out, kailangan na ano na, okay na yung mga papeles nila, na-assess na sila para during the payout, okay na, i-ano na namin, kumbaga i-abot na lang natin yung pera base sa mga assessment po ng mga employees po natin at saka dun sa pinapakita na papeles. Bibisita ngayong araw si AFP Chief of Staff General Sirilito Elola Sobejana sa kampo ng 5th Infantry Division of Philippine Army sa OP Gamo, Isabela. Magiging highlight ng pagbisita ng AFP Chief ang pagbibigay karangalan sa mga deserving of 5th ID personnel o unit sa kanilang ipinamalas na kabayanihan sa bansa sa mga isinagawang counter-insurgency operations, particular na sa pagkakapatay sa topmost NPA commander dito sa Rayon 2 na si Ali Kayunia. Magugunit ang noong 17 ng Marso taong kasalukuyan ng matagpuan ng pinagsanib ng pwersa ng 86 IV at PNP San Guillermo ang bangkay ni Kayuni na inihukay sa isang sagingan sa barangay Dingaling 3 kilometro ang layo mula sa barangay na pinangyarihan ng inkwentro. Dahil patuloy pa rin ang pagpapatupad sa mga panuntunan upang maiwasan ng COVID-19 ay hinihikayat ang mga dadalo na magsuot ng face mask at face shield at sa ilalim sa antigen test. Available naman ang antigen test kit sa triage area ng ATF kaya kung kinakailangan. Patuloy na nakikipagtulungan ang DILG Isabela sa mga lokal na pamahalaan para sa COVID-19 vaccination campaign. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Cauayan kay Provincial Director Engineer Corazon Toribio ng DILG Isabela, sinabi niya na tumutulong sila sa information drive tungkol sa pagbabakuna upang mahikayat ang mga mamamayan na magpabakuna kontra COVID-19. Anya naging issue sa pag-uumpisa ng vaccination program sa bansa ang pagtanggi ng ilang nasa iwan priority list tulad ng mga barangay frontliners na magpabakuna. Mababa ang resulta ng vaccination rollout para sa first batch ng bakuna dahil na rin sa mga naglalabasang fake news tungkol sa epekto ng mga COVID vaccine sa katawan ng tao. Naging maganda naman ang mga sumunod na rollouts dahil marami na ang nahikayat dahil na rin sa information dissemination na isinasagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa kasalukuyan ay nasa A3 category na ang binabakunahan kaya maituturing ng DILG na matagumpay ang kanilang ginagawa. Iginit ng DILG Isabela na kailangang massive information campaign ang isagawa ng pamahalaan upang mas mahikayat pa ang buong sambayanan na magpabakuna na at maabot ang herd immunity sa bansa. Kapag hindi nabakunahan ang lahat ay hindi pa rin matitigil ang paggamit ng publiko sa face mask at face shield maging ang pagsunod sa mga ipinapatupad na health protocols. Ganito ang bahagi ng payag ni Provincial Director Engineer Corazon Toribio ng DILG Isabela. Nakita doon na parang merong hesitancy ang ating mga lumabas yan ano, na isa sa mga issues ay yung hesitancy ng ating mga barangay health emergency response team o yung ating mga barangay frontline workers na mag-avail ng first batch ng ating vaccination program. So medyo mababa ang turnout. Ng Santiago, pinagtitibay ngayon ng All Women City Mobile Company ang kaalaman ng mga batang Santiagueños ukol sa anti-rape law sa pamamagitan ng kanilang Project Learning on Wheels. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Cauayan kay Police Lieutenant Colonel Edmeline Pamor, ang first commander ng All Women City Mobile Force Company o AWCMFC, sinabi niya na papalawigin pa ng tanggapan ang nasabing proyekto sa pamamagitan ng pag-adapt sa programa ng kanilang tatlong base patrol. Ang Project Learning on Wheels ay itinadag upang maprotektahan at mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga kabataan upang maiwasan ang pang-aabuso sa kanila. Tinalakay ang pagprotekta sa mga iba't ibang importanteng bahagi ng katawan ng isang individual. Upang maging interactive ang talakayan ay binibigyan ng kanilang mga kasapi ang mga batang makakasagot sa mga katanungan ng laruan o candy. Pinangunahan sa kanilang o pangunahin sa kanilang binibigyang
pansin, ang mga bata na madalas ay nasa loob lamang ng bahay. Sa pamamagitan ng proyekto ay kinukuha na rin ng kanilang mga kasapi ang loob ng mga bata upang maging bukas ang mga ito na makapagsabi sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Tiniyak naman ng force commander na maayos na nailalatag ang health protocol sa venue ng information drive at nagbibigay rin sila ng face mask at face shield sa mga bata. Ganito ang bahagi ng payag ni Police Lieutenant Colonel Edeline Pomor, ang force commander ng All Women City Mobile Force Company o AWCP-MFC. Kung ano-ano namang naiisip, lalo na sa mga bata na walang kaalam-alam na minomolest niya na pala sila. So by this simple thing, na habang nag-e-enjoy sila, nagtutuloy mga bata na na-educate natin sila. At the same time, yung mga parents na mabuksan sa isipan nila na ito, kailangan matutunan ng mga bata, kailangan maturo nila at ma-supervise nila yung mga bata kasi hindi nila alam na mamolest siya na yung mga anak nila. May pag-iusap ang Department of Public Order and Safety o Depo Santiago sa mga katao sa lungsod na napapatawan ng penalty. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Cauayan kay Ginong Modesto Edwin Cabanos III, Department Head ng Depo Santiago City, sinabi niya na tumugon na lamang ang mga mamamayan sa mga umiiral na batas at panuntunan upang maiwasan ang abala sa panahon na sa mabigyan sila ng penalty. Anya, hindi naman nagkulang ang kanilang mga tanggapan sa naipalam sa bawat barangay ang mga ordinansa. Layunin ang tanggapan na hulihin ang mga taong lumalawag sa mga batas sa lungsod. Ganito ang bahagi ng payag ni Department Head Edwin Cabanos III ng Depo Santiago City. Yung iba ho kasi, parang minamasama nila na nagiging abusado daw yung ibang enforcer, bagamat tinutupad na lang naman yan yung tungkulin niya. Ang sa kanila kasi, minsan, yung pride siguro, or natatouch yung pride nila, kaya sila parang nagre-react. Basta kami po rito sa Depo Santiago City, trabaho lang po kami. Una nang napaulat sa Bombo Radyo Cauayan ang isang viral video sa social media na umani na maraming reaksyon sa mga netizen ukol sa umani hindi patas na pagpapataw ng ticket ng ilang depos enforcers sa mga motorista sa Barrera Street. Ayon kay Ginong Albert Ambatali, ang lalaki sa likod ng viral post, hindi niya intensyon na siraan ang imahe ng lungsod, ngunit ay dapat na mabigyang pansin ang mga enforcer na hindi patas ang ipinapatupad na paghihigpit sa batas. Humingi naman ito ng paumanhin sa lokal na pamahalaan. Ayon naman sa Depos, may nararapat umanong lugar para sagutin ng tanggapan ang mga nasabing alegasyon. Dito sa lungsod ng Cauayan, nauna na ang mga opisyal at mga kasapi ng BHIRT ng Barangay District 2 na nagpabakuna sa nagpapatuloy na vaccination rollout ng pamahalaan. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Cauayan, inihaya agri po ng Barangay Mico del Mento ng Barangay District 2 na para mapawi ang pangamba ng mga mamamayan ay nauna na ang mga opisyal ng barangay at BHIRT na magpabakuna. Ayon pa kay Kapitan del Mento, nais nilang ipakita sa kanilang mga kabarangay na ang bakuna ay ligtas at isang paraan para mapuksa ang COVID-19. Samantala, patuloy naman ang pagbibigay ng Barangay District 2 ng mga disinfectant pangunahin na sa mga tricycle driver. Ganito ang bahagi ng payag ni Punong Barangay Mico del Mento ng Barangay District 2, Cauayan City. Bilang mga barangay officials, kami ay talagang nanguna na ipakita sa kanila, sa aming mga barangay na ligtas po yung vaccine, no? Kasi yung ating vaccine, ito lang yung isa sa pinakamabisang paraan para matapos tong COVID-19. Kasi ito, hindi lang natin pinoprotektahan yung ating mga sarili sa vaccine, kundi napoprotektahan din po natin yung ating ibang kapwa, no? Sa pamamagitan nga nitong pagtanggap nitong COVID-19 vaccine. Sa kabuuan ng mga balitang lokal sa Tiaga Isabela, nagkakaroon ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga alagang hao, alagang manok dahil sa mainit na lagay ng panahon sa nasabing bayan. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Cauayan, inihayag ng ilang nag-aalaga na pagpasok ng buwan ng Mayo ay mayroon ng mga namamatay na mga alagang manok sa Barangay San Manuel. Kaagad na inililibing ang mga namamatay na manok upang hindi kumalat ang sakit, habang ang mga maaring katayin ay kanila pa rin kinakatay. Sa nakuhang impormasyon ng Bombo Radyo Cauayan, hindi lamang sa Barangay San Manuel nakakapagdala ng mga namamatay na manok kundi maging sa ibang mga barangay ng Etiague, Isabela. Sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, alas 6:13 ng umaga sa Pambansa, public address ni Pangulong Rodrigo Duterte, isasagawa ngayong araw matapos hindi matuloy noong araw ng Lunes. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Mga dapat gawin habang may lindol. Kung nasa loob ng matibay na gusali, ay manatili lamang sa loob. Gawin ang duct
cover and hold na posisyon. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa panito upang maprotektahan ang sarili sa naglalaglagan at naghahampas ang bagay. Umiwas sa salamin na maaring mabasag. Kung may pagkakataon, ay buksan agad ang pinto upang makalabas matapos ang lindola. Kung nasa labas, magtungo sa bakanteng lote na malayo sa gilid ng bundok o sa tabi ng dagat o lawa. Lumayo sa mga puno, poste ng kuryente, pader at iba pang istruktura na maaring bumagsak o tumumba. Iwasan ang gusaling puno ng salamin. Kung nagmamaneho, ay tabi at ihinto ang sasakyan. Huwag magtangkang tumawid sa tulay, overpass o mga footbridge dahil maaring napinsala na ito ng lindola. Kapag naabutan ng landslide sa loob ng bahay, magtagos sa ilalim ng matibay na mesa o kama. Kapag naabutan sa loob ng sasakyan, ay manatili na lamang dito. Yan ang mga dapat tandaan kung may naganap na lindola sa inyong mga lugar. Basta Radyo Bombo! Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa Southeast Asia na disaster-prone. Napapaligiran kasi ang Pilipinas ng iba't ibang anyong tubig, kasama na rito ang karagatang Pasipiko. Dito naman ay nabubuo ang 60% ng kabuuang bilang ng mga bagyo sa buong mundo. Isa nga sa pinakamapinsalang bagyong humagupit sa Pilipinas ay ang Bagyong Yolanda noong taong 2013 na kumitil sa mahigit 6,000 katao. Upang maging handa sa mga parating na sakuna, may mga dapat kang gawin. Una, kapag may paparating na bagyo, siguraduhin may nakahandang pagkain at malinis na maiinom. Maghanda ng isang bag na naglalaman ng emergency kit katulad ng flashlight, radyong debaterya at first aid kit. Alamin na kasalukuyang estado ng paparating na bagyo sa pakikinig sa radyo o kung may mga sira ang bahay, kaagad na itong kumpunuhin. At panghuli, alamin ang mga emergency hotline numbers ng mga ahensya ng gobyerno para hingan ng tulong kung sakaling masalanta ng bagyo. At habang may bagyo naman, manatili lamang sa loob ng bahay at kung mag-anunsyo ang lokal na pamahalaan sa inyong lugar ng paglikas, maging mahinahon lang at tiyaking sarado ang mga bintana at patay lahat ng dekuryenteng kagamitan. Manatiling nakatutok sa radyo para sa mga impormasyon ukol sa bagyo. Kung ang mga inumin naman ay galing sa gripo, siguraduhin pakuluan muna ito bago inumin. Kung putol ang linya ng kuryente, iwasang maglagay ng kandila at gasera sa mga lugar sa bahay na madaling masunog. Huwag namang lumusong sa tubig baha kung may sugat upang makaiwas sa dala nitong sakit. Para naman hindi masira ang mga appliances, iangat ito sa mataas sa tungtungan o sa ikalawang palapag ng bahay. Ang buhay ay mahalaga, kaya naman sarili ko. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Oras sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, alas 6:16. Sa detalye ng mga balitang pambansa, hindi natuloy ang regular na talk to the people ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes. Sa halip ay gagawin na lamang ang public address nito ngayong Miyerkules 26 ng Mayo. Paliwanag ni Presidential Spokesman Hare Roque, puno ang schedule ni Pangulong Duterte. Karaniwang isinasagawa ng Pangulo ang public address tuwing araw ng Lunes. Pero sa abiso ng Malacanang, isasagawa ang public address sa Martes pero naurong muli ito. Ayon kay Roque, nung Lunes lamang dumalo ang Pangulo sa Regional Peace Council meeting sa Dumaguete. Napuyat anya ang mga tao ng Pangulo, lalo na ang mga taga-office of the President, dahil alauna na ng madaling araw nang makabalik sila sa Maynila. Huling nagsagawa ng public address ang Pangulo noong 17 ng Mayo kasama si dating Senate President Juan Ponce Enrile, kung saan tinalakay ang usapin sa West Philippine Sea. Naglabas na ng schedule ang Department of Education o DepEd para sa graduation at moving up a rights ng mga estudyante sa bansa. Ay kay Education Secretary Leonora Briones, maaaring magsagawa ng end of school year rights ang mga nasa kindergarten, grade 6, grade 10 at grade 12 sa 12 hanggang 16 ng Hulyo, matapos ang school year end sa 10 ng Hulyo. Ay kay Briones, nasa pagpapasya na ng mga privado eskwalahan ang pagsasagawa ng mga graduation rights base sa kanilang school calendars. Nakafocus anya ang team ng graduation rights sa taong 2021 sa strengthening of the quality of education amid the COVID-19 pandemic.
Suportado ng DOH ang mga panukala na gawing prioridad sa deployment ng mga bakuna ang National Capital Region at walong iba pang high-risk areas bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa DOH, prioridad ang NCR plus 8 dahil sa ang mga ito ang may pinakamaraming populasyon at siksikan kaya mataas ang banganib na tumaas ang hawaan ng virus. Tugon ito sa rekomendasyon na ilaan ang 90 bagdan ng mga bakuna sa NCR plus 8. Bukod sa Metro Manila, kasama dito ang Metro Cebu, Metro Davao, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga at Rizal. Sa kasalukuyang datos, nasa 67% ng supply ng bakuna ang naipamahagi sa NCR, Region 4A, 3, 6 at Region 11. May arawang average ang bansa na 166,861 doses ng bakuna na naibibigay sa publiko sa loob ng 7-day period nitong ika-23 ng Mayo. May kabuang 3.2 million Pilipino na ang nabakunaan ng unang dose at 960,000 ang nakakumpleto ng ikalawang dose. Maaari nang luwagan ang quarantine restrictions na ipinapatupad sa NCR makaraang mailagay na sa moderate risk ang rayon dahil sa unti-unti ngunit patuloy na pagbaba ng mga bagong kaso ng COVID-19. Sinabi ni Octa Research Group Fellow Professor Guido David na maaari nang bawasan ang ibang pagigpit sa ilalim ng GCQ ngunit hindi dapat maging biglaan. Ito ay makaraang bumaba na sa 1,100 ang 7-day daily average ng mga bagong kaso habang bumaba rin ang positivity rate sa 10% at ang reproduction rate naman ay dumaustos sa 0.57 na lamang. Hindi pa rin naman nila inirerekomenda na maging mas mababa na sa GCQ ang quarantine level dahil baka magdulot pa ito ng muling pagtaas sa mga bagong kaso kung magkakaroon ng mga pagtitipon ang publiko. Sa ngayon na sa ang NCR Plus ay nasa ilalim ng GCQ with heightened restrictions ngayon sa hanggang sa natatapos pagtatapos ng Mayo. Samantala, lima pa rin sa lungsod sa Metro Manila ang kabilang sa top 10 cities na may pinakamataas na kaso ng COVID-19 habang ang limang iba pa ay ang Davao City, Puerto Princesa City, Bacolod City, Iloilo City at Cagayan de Oro City. Sa kabuuan ng mga balitang pambansa, hihilingin ni Department of Tourism o DOT Secretary Bernadette Romulo Puyat sa pamahalaan na bawasan ang quarantine days ng mga dumarating na OFWs na fully vaccinated na upang mas mahikayat ang maraming Filipinos na umuwi sa bansa. Inihalimbawa ni Puyat ang Thailand na nasa 7 araw na lamang ang quarantine period para sa mga fully vaccinated na biyahero. Sa kasalukuyan, kailangan na manatili ng 10 araw ang mga OFW at balikbayan at isa sa ilalim sa swab test sa 7 araw ng kanilang quarantine. Kailangan pa rin silang obserbahan ng 4 araw na naka-home quarantine. May manghawak na pag-aaral na ang DOT ukol sa kanilang panukala at nakatakdang makipagpulong sa DOH, FDA at iba pang ahensya ng pamahalaan ukol sa usapin. Isa sa mahalagang pag-uusapan ay kung paano mapapatunayan na fully vaccinated na ang isang OFW at kung anong mga requirements ang hahanapin. Ito ay dahil maraming RT-PCR ang natuklasang napipeke at pinangangambahan din na maaring napipeke na rin ang vaccination proofs. Bukod dito, ipag-uusapan rin kasama ng mga kinatawan ng DILG, NBI at PNP ang panuntunan para sa mga lokal na turista. Oras sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, alas 6:22 na umaga. Bombo International News. Sa bansang Denmark, plano ng bansa na magbigay ng 3 milyong doses ng COVID-19 vaccine sa iba't ibang bansa na idadaan sa COVAX Global Sharing Scheme. Ayon kay Prime Minister Mette Frederiksen na nakabili sila ng mga bakuna para sa kanilang mamamayan at ang iba ay kanilang idodonate. Isinagawa nito ang anunsyo sa European Union Summit sa Brussels. Paglilinaw pa nito na hindi pa sila nakapagdesisyon kung anong brand ng bakuna ang kanilang ibibigay na donasyon. Magugunitang ang Denmark ang siyang unang bansa na pansamantalang nagpahinto sa paggamit ng mga bakuna na gawa ng AstraZeneca at Johnson & Johnson dahil sa kaso umano ng mga blood clotting. Samantala sa bansang Afghanistan, isasara na ng Australia ang kanilang embassy sa Kabul.
maging epektibo ang pagpapasa rin nito sa darating na 28 ng Mayo. Kasunod ito ng patuloy na kaguluhan sa nasabing lugar. Sinabi ni Australian Prime Minister Scott Morrison na regular pa rin nilang bibisitahin ang Afghanistan pero sa ibang rehiyon at hindi na sa Kabul na lugar nang may naitatalang matinding kaguluhan. Tiniyak naman nito na magiging mahigpit ang kanilang relasyon sa Afghanistan at ipagpapatuloy pa rin nila ang kanilang suporta. Umaasa naman ang Afghanistan na ito ay panandalian lamang at umaasa silang muling makakabalik ang Australia. Noong nagdang mga taon ay binawasan na ng Australia ang presensya ng mga sundalo sa Afghanistan na mula sa dating 1,500 ay ginawa na nila ito ng 80 na lamang. Bombo Business News. Business News and Foreign Exchange Rate Update. Foreign Exchange Rate Update. Asa si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na papayagan na ng IATF ang pagbiyahe sa labas ng NCR Plus simula sa unang araw ng Hunyo. Sinabi ni Puyat na kanila nang inirekomenda sa IATF ang pag-aproba sa pagbiyahe sa labas ng Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite dahil bumababa na ang COVID-19 cases sa mga nabanggit na lugar. Nilinaw naman ni Puyat na sa kanilang sakaling payagan, ito ng IATF ay ire-require pa rin naman ang mga biyahero na sasailalim sa COVID-19 testing bago lumabas ng NCR Plus. Bukod dito, pag-uusapan rin ng DOT kasama ang mga kinatawan ng DILG, NBI at PNP ang panuntunan para sa mga lokal na turista. Dagdag pa ni Puyat na ang pagpayag sa pagbiyahe sa labas ng NCR Plus ay makakatulong sa bansa na makarecover mula sa pagkalugi dahil sa ipinapatupad ng mga lockdown, lalo na noong nagdaang Holy Week at Summer Season. Samantala, sa palitan ng piso kontra sa salapi ng iba't ibang mga bansa, ang bawat US dollar ay nasa 48 pesos and 12 centavos, ang Hong Kong dollar ay 6 pesos and 19 centavos, ang Singaporean dollar ay 36 pesos and 30 centavos, ang euro ay 58 pesos and 93 centavos, ang Saudi riyal ay 12 pesos and 83 centavos, ang UK pound ay 68 pesos and 6 centavos, ang Japanese yen ay 44 centavos, ang Canadian dollar ay 39 pesos and 87 centavos, ang Australian dollar ay 37 pesos and 29 centavos, ang Bahrain dinar ay 127 pesos and 99 centavos, at ang UAE dirham ay 13 pesos and 10 centavos. Samantala, sa presyo ng mga produktong petrolyo dito sa lungsod ng Cauayan, sa Petrona ang bawat gasolina ay 47 pesos and 60 centavos, ang diesel ay 40 pesos and 10 centavos, sa Shell ang gasolina ay 50 pesos and 70 centavos, at ang diesel ay 41 pesos and 70 centavos, sa C oil ang gasolina ay 47 pesos and 45 centavos, at ang diesel ay 38 pesos and 61 centavos, at sa Flying V ang gasolina ay 43 pesos and 85 centavos, at ang diesel naman ay 35 pesos and 45 centavos, at sa Phoenix ang gasolina ay 48 pesos and 80 centavos, at ang diesel ay 39 pesos and 80 centavos. Bombo Sports News. Sa araw ng Biyernes, sisimulan na ang pagtuturok ng COVID-19 vaccine sa mga miyembro ng Team Philippines na sasabak sa 2021 Olympic Games at sa Southeast Asian Games. Ayon kay Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bumble Tolentino, gagawin ang pagbabakuna sa Manila Prince Hotel sa Maynila. Ito ay sasaksihan ni Chief Implementer of the National Task Force Against COVID-19, Secretary Carlito Galvez, DOH Secretary Francisco Duque III at COVID-19 Testing Czar Secretary Vince Dison. Ang bibigyan ng COVID-19 vaccines ay ang mga national athletes, coaches, officials at delegation members na lalahok sa 2021 Olympics sa Tokyo, Japan at sa SEA Games sa Hanoi, Vietnam. Nakatakda ang Tokyo Olympics sa 23 ng Hulyo hanggang 8 ng Agosto, habang idaraos naman ang Vietnam SEA Games na 21 ng Nobyembre hanggang 2 ng Disyembre. Para sa ating natatanging tampok o bombo, walang calculator, walang papel, lapis o ballpen, pero nagawang masolve ng 11 taong gulang na batang babae sa Florida ang 12-digit multiplication problem sa loob lamang ng 10 minuto. Dahil dito ay nakuha ng batang si Sana A. Jeremath ang Guinness World Record para sa largest mental arithmetic multiplication. Ayon sa ina nitong si Priya, 2 taong gulang pa lamang si Sana A.
nung madiagnose itong may autism kaya pinag-homeschool nila ito. Dito na nila napansin ang kakaibang galing ng bata sa matematika. Pero bago ito ay sinubukan sana nilang ipasok sa regular school si Sanaa, ngunit hindi ito pumasa sa math matapos pagsulatin ng mga numero mula 1 hanggang 20. Simula una o hindi umano nakapagsulat ang bata dahil mahina ang motor skills nito. Dito sa sila nagdesisyon na ipasok na lamang sa homeschooling ang kanilang anak. Ayon kay Priya, sa unang pagkakataon pa lang ay ipinakilala nila ang bata sa konsepto ng multiplication ay nagulat sila ng halos instant ito kung sumagot. Humanga ang pediatrician ni Sanaa sa kanyang math skills kung kaya't pinag-research nito ang kanyang mga magulang kung pwedeng ipasok sa Guinness World Record ng bata. Dito ay binigyan ng 11 taong gulang na si Sanaa ng 12-digit number para i-multiply ng walang anumang pansulat. Nakapiring pa ito nang ipinasok sa silid at tinanggal lamang ang blindfold nang sasagutin na niya ang tanong. Labis din ngaan ang bata nang magawa niya itong masagutan sa loob lamang ng 10 minuto dahil na para makuha ang world record as a largest mental arithmetic multiplication. Inihahandog sa inyo ng Bombo Radyo DZNC ang DZNC News Editorial. Dahil nalapit na o nalalapit na ang halalan sa susunod na taon na hindi maiwasang mapag-usapan ang politika sa gitna ng mga problema at hamon na dulot ng COVID-19 pandemic. Hinikayat ng Malacanang ang mga kalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte gayon din ng oposisyon na kumandidato sa pagkapangulo. Ito'y matapos manawagan si Vice President Lenny Robredo sa oposisyon na magkaroon ng United Opposition Standard Bearer sa 2022 national elections para mapataas ang pagkakataon na magapi ang pambato ng administrasyon. Inihayag ni Robredo sa ginanap na leadership forum na inorganisa ng Cambridge University Filipino Society na tanging ang United Front laban sa administrasyon mailuluklok ang state leader na babaliktad sa uri ng pamalang namamayani ngayon. Una rito ay pinagkakaisa ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio ang mga demokratikong puwersa na magkaroon ng opposition coalition para sa 2022 election at kilalaning One Sambayan. Ayaw pang kumpirmahin ni Robredo kung tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2022 bagamat minamadali na umano siyang gumawa ng desisyon. Tinitingnan pa umano niya ang kanyang campaign feasibility kung mapag-isipang kumandidato lalo na't hindi ito madali. Noong Marso ay inihayag ni dating Senador Antonio Trillanes na si Robredo ang most winnable candidate ng oposisyon sa 2022. Gayunman sinabi niya na plano niyang tumakbo sa pagkapangulo kung hindi naman tatakbo si Robredo. Samantala, iginit ng Malacanang na wala silang kinalaman sa Duterte Parina Movement na inilunsad sa Maynila na nagsusulong sa 2022 presidential candidacy ni Davao City Mayor Sara Duterte na anak ng Pangulo. Unang naghayag si Senator Manny Pacquiao na plano niya rin tumakbo sa pagkapangulo. Nagpaiwatig din ang kampo ni Mayor Isko Moreno ng Maynila na tatakbo siya sa pagkapangulo. May kabutiang dulot ng paglutang na ng mga pangalan ng mga tatakbo sa pagkapangulo sa 2022 elections upang mapag-isip-isip na ng mga o makapag-isip-isip na ang mga botante. Mayroon silang sapat na panahon para alamin ang background at kilatisin ang pagkatao ng mga nagbabalak na tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Sana ay mayroon silang natutunang malaking aral sa nakaraang halalan na huwag muling padadala sa mga pangako at matatamis na pananalita ng mga kandidato ngunit hindi na panindigan ang hawak na ang kapangyarihan. Kailangan ng pagkakaisa at matalinong pagpapasya ng mga botante para maluklok ang susunod na lider ng bansa na may sapat na integridad, makadiyos, may malasakit sa kapwa Pilipino at tunay na pagmamahal sa bayan para maipatupad ang tunay na pagbabago at makamit ang inaasam na kaunlaran ng bansa. Ang Bombo Radyo ay malugod na tumatanggap ng guest editorial on news analysis. Ibahagi ang inyong pananaw at komentaryo sa mga political at social issues. Ipadala ang inyong write-up sa Bombo Radyo Broadcast Center, Minante 2, Cauayan City, Isabela o magpadala ng email sa bombo_cauayan@bomboradyo.info.
Balikan natin ang ulo ng mga balita sa lokal. Social Welfare and Development SWAT Isabela nagsasagawa na ng payout sa mga mamamayan sa iba't ibang lugar sa lalawigan. AFP Chief of Staff General Celorito Cebuhana bibisita sa kampo ng 5th Infantry Division Philippine Army ngayong araw. Sa pambansa, public address ni Pangulong Rodrigo Duterte, isasagawa ngayong araw matapos maudlot noong araw ng Lunes. DepEd itinakda ang graduation sa public elementary sa ikalawang linggo ng Hulyo. Sa ibayong dagat, bansang Denmark magbibigay ng 3 milyong doses ng COVID-19 vaccine sa COVAX facility. Sa Calacal, DOT umaas ang papayagan na ang biyahe mula NCR plus areas upang mapabilis ang pag-recover ng ekonomiya ng bansa. Sa balakasan, Olympic at SEA Games bound delegates babakunahan na sa araw ng Biyernes. Sa natatanging tampo ko bombo, 11 taong gulang na bata sa Estados Unidos na solve ang 12-digit mo 10 minuto. Sumayin niyo ang kabuuan ng Babunusan Views Morning Edition dito sa Bombo Radyo Cauayan, consistent overall number 1 radio station. Kami ang inyong tagapagbalita. Bombo Angelica Morales. At Bombo Jason Felina para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Inyong napakinggan ang kalipunan ng mga maiinit na balita sa Bombo News and Views Morning Edition. Hanggang bukas, dito sa number 1 radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Iwas disgrasya, iwas disgrasya. Sa pagbabiyahe, laging tatandaan ang blow baguettes na ang ibig sabihin ay B, battery, L, lights, O, oil, W, water, B, brakes, A, air, G, gas, E, engine, T, tools, at S, self. Ito ang Travel Safety Starter Pack para sa maingat at komportabling pagbabiyahe. Mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines! Basta Radyo! Bombo! Sa gitna ng mga gastusin sa bahay, dapat ang bawat isa ay wais. Narito ang ilang tipid tips sa paggamit ng kuryente. Para makatipid sa paggamit ng ilaw, gumamit ng compact fluorescent lamps at LED lamps sa halip na gumamit ng incandescent light bulbs. Patayin ito kapag hindi na ginagamit at panatilihing malinis ang bumbilya. Ugaliing linisin ang filter ng air condition unit at LEC ng ventilador buwan-buwan. Magtalaga ng araw para sa paggamit ng washing machine at pamamalansya ng mga damit ng minsanan. Magkaroon ng schedule sa pagde-defrost ng freezers o refrigerators. Siguraduhin malinis at nakasara ng maayos ito. Iwasan na bukas-sara ang paggamit nito. Huwag hayaang nakasaksak ang mga kagamitan sa bahay kapag hindi ito ginagamit. Sa halip na gumamit ng ventilador o aircon, maaring magbukas ng bintana upang pumasok ang hangin, gayon din sa paggamit ng ilaw. Buksan ang bintana at pintuan ng bahay para maging maliwanag ang loob ng bahay. Limitahan ang paggamit ng lutuang dekuryente gaya ng electric stove, microwaves at electric kettle dahil ito ay malakas sa konsumo ng kuryente. Ihanda ang mga kasangkapan bago magluto para tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente at maiwasang patay-sindi ang paggamit nito habang nagluluto. Suriin din ang mga outlets bago ito gamitin dahil ang loose connection ay nagdudulot ng mataas na konsumo ng kuryente. Upang makatipid ng kuryente, huwag maglaro ng computer games at manood ng kung ano-ano sa loob ng opisina, gayon din sa bahay. Upang tuloy-tuloy na maayos ang buga ng hangin ng inyong aircon, panatilihing malinis ang filter at may sapat na freon para hindi mahirapan ang daloy ng kuryente papasok dito. Ilan lang yan, mga kabombo, sa mga tipid tips na dapat tandaan. Kung gusto mong magtipid, maging wais. Stop the drop. Use your power to save and conserve water.
Sa paglilinis sa bahay, bakuran at sasakyan, huwag gumamit ng water hose sa paglilinis ng hagdan. Bombo Reports 2nd Edition. Mga maiinit na balita, local, national, at mga police report. Kasama ang mainit na komentaryo sa Bombo Reports 2nd Edition. At ngayon, narito ang inyong anchor. Sa ulo ng ating mga balita, para sa ating mga balitang lokal, Barangay Rosario, Rizal at Plaridel nangunguna sa talaan ng may pinakamaraming tinamaan ng COVID-19 dyan sa lungsod ng Santiago. Report sa linya mamaya ni Bombo Altea de la Cruz. At para sa iba pang mga balitang lokal, antabayanan mga kabombo yung pag-uulat naman ng ating kasamahan dito sa lungsod ng Cauayan sa linya naman ni Bombo Rudilin Garcia. At sa maya bayan naman ng Santa Maria Isabela Maglola, nasa malubhang kalagayan matapos bumangga ang sinasakyang kulong-kulong sa sinusundang kariton. Report sa linya ni Bombo Ezekiel Kiranga. Magandang umaga na imbaga nga aldaw. Kada tayo amin na kakabsar, especially yung mga kabombo natin na kasalo kuya nga nagkakape habang nakikinig or nanonood dito sa ating palatuntunan na magandang morning po. At yung ating mga kabombo na may trabaho ngayon, abay gising-gising na po at magilamos na kumain na ng iyong breakfast at kayo'y maggayak na po. At sana ay pumasok po kayo on time, hindi yung alas 8 para 8:30 po kayo papasok. At yan mga kabawan, tabayanin nyo yung ating mga nakahanay na balita ngayon sa ikalawa at huling bahagi ng ating palatuntunang Bombo Reports Morning Edition. Oras mo na natin, alas 6:40 ng umaga. Bombo Reports 2nd Edition. Halos araw-araw na lang nakakapakinig tayo sa radyo ng mga aksidente sa lansangan na kinasasangkutan ng iba't ibang uri ng sasakyan. Batay sa ulat, daan-daan na ng mga sasakyan ang naaaksidente sa lansangan na naitala sa ating bansa. At 9 sa 10 ang namamatay ay rider o di naman kaya ay back rider na hindi nakasuot ng helmet. Isa sa mga paunahing itinuturong dahilan ng aksidente ay ang pagkalango sa nakalalasing na inumin. Sa kabila ng mahigpit na pagpapatupad ng batas dito sa ating bansa, pangunahin na sa mga motorcycle riders na mga nagmamaneho ng walang suot na helmet at pag-inom ng alak ay marami pa ring mga pasaway. Hatid sa inyo ng Bombo Radyo Cauayan ang ilang tips para sa mas ligtas na pagmamaneho at iwas aksidente. Una, magsuot ng helmet. Pangalawa, huwag gumamit ng cellphone habang nagmamaneho. Pangatlo, huwag magmaneho ng nakainom ng alak. Pang-apat, sumunod sa speed limit. Pang-lima, gumamit ng ilaw at busina. Pang-anim, tumingin sa side mirror. Pang-pito, sundin ang 2 segundong distansya. Pang-walo, umiwas sa mga lubak at sirang daanan. Pang-siyam, inspeksyoning mabuti ang sasakyan bago gamitin. At pang-sampo, ugaliin ang pagpapacheck up sa mekaniko. Mula sa inyong kakampi para sa kaligtasan. Bas! Paradyo! Bombo! Anong kaya mong gawin para labanan ng COVID-19? Isa ang social distancing. Ang social distancing ay ang pagbabawas ng lapit ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao, malayo sa nakaugalian. Kasabay ng social distancing ay isabay na rin ang mga sumusunod. Laging hugasan ang iyong mga kamay nang hindi bababa sa 20 minuto o kaya ay gumamit ng 70% alcohol base and sanitizer. Umubo at bumahing sa loob ng siko. Iwasan na hawakan ang iyong mata, ilong at bibig at iwasang hawakan ang mga bagay na madalas hawakan ng ibang tao. Ano naman ang maaring gawin habang ino-observe ang social distancing? Kumaway na lang muna kapag bumati sa mga kaibigan. Huwag nang makipagkamay, magyakapan o makipagbeso-beso. Manatili sa loob ng bahay.
Iwasan ang mga masisikip na lugar at mga di mahalagang pagtitipon. Makipag-text, chat o telebabad na lang kaysa bisitahin ang mga kamag-anak at kaibigan. Manatili sa loob ng bahay upang COVID-19 ay goodbye. Bakit kailangang manatili sa bahay at dumistansya sa iba? Dahil nais nating pigilan at bagalan ang pagkalat ng virus sa komunidad. Kabombo, huwag nating bigyan ng pagkakataon ang virus na pumasok sa ating katawan o sa katawan ng ating pamilya. May magagawa, kaibigan, para labanan ang COVID-19. Paalala mula sa Undisputed Number 1 Radio Station. Ang mga mata ang pinakamahalagang sensory organ ng tao. Kung wala ito, malaki ang mawawala sa kakayahang mabuhay ng isang tao. Kaya dapat lamang na ang mga mata ay pangalagaan at hindi pababayaan. Narito ang anim na tips na maaaring magsilbing gabay sa tamang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga mata. Una, kumain ng pagkain na nakabubuti para sa ating mga mata. Ang mga sumusunod na pagkain ay mayaman sa mahalagang sustansya na kailangan ng mata upang manatiling nasa mabuting kondisyon ng mga ito. Kumain ng mga berde at madamong gulay gaya ng spinach, salmon, tuna at iba pang isda, itlog, mga beans at mani, orange, pongkan at iba pang citrus na prutas. Pangalawa, itigil na ang paninigarilyo kung kayo ay naninigarilyo. Ang paninigarilyo ay may kaugnayan sa pagkakaroon ng iba't ibang sakit. Hindi lamang sa baga, kundi pati na rin sa ating mga mata. Mas mataas ang posibilidad ng pagkakaroon ng katarata at iba pang sanhi ng panlalabo ng mata ng mga taong naninigarilyo. Pangatlo, laging magsuot ng sunglasses. Sa Pilipinas, kung saan mataas at malakas ang sikat ng araw, makatutulong ang pagsusuot ng sunglasses upang maprotektahan ang mata mula sa nakasasamang ultraviolet rays na nagmumula sa araw. Pang-apat, gamitan ng proteksyon ang mga mata. Huwag ding kakaligtaan ang pagsusuot ng protective goggles na puprotekta sa mata, lalo na kung ang gawain o trabaho ay maaaring makapinsala sa ating mga mata. Panglima, iwasang magbabad sa telebisyon at computer. Ang pagtingin ng matagal sa computer at telebisyon ay maaaring magdulot ng ilang mga kondisyon na maaaring makasasama sa mata gaya ng mga sumusunod: eye strain o pagkapagod ng mga mata, panlalabo ng paningin at iba pa. At ang pang-anim ay ang regular na pagbisita sa inyong doktor. Ano man ang edad at kasarian, kinakailangan ng regular na pagbisita sa ophthalmologist o espesyalista sa mata. Mahalaga ito upang agad na matukoy ang mga unang senyales ng pagkakaroon ng sakit sa mata upang agad na malunasan bago pa ito lumala. Yan ang ating tips mula sa Bombo Radyo DZNC Cauayan. Bas! Paradyo! Bombo! Maraming karumal-dumal na krimen ang sa araw-araw ay naitatala. Pangarap na sinisira. Pamilyang winawasak. At mga pinaghihirapang napupunta lang sa wala. Yan ay dahil sa pinagbabawal na droga. Para sa isang mapayapa at masayang pamayanan, droga'y iwasan. Paalala mula sa inyong mga kabombo at ka-Star Nation, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo Bombo! Ayon sa World Health... Bombo Reports 2nd Edition.
Nasa huli at pangalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunang Bombo Report sa Morning Edition at tuloy-tuloy pa din tayo dito sa ating programa. Ako pa rin ang inyong lingkod, mga kabombo, Bombo Angelica Morales. At sa pagpapatuloy ng ating programa ay kunin na natin sa linya si Bombo Ezekiel Kilanga dahil nakakalungkot itong balita na ito, mga kabombo. At alamin nga natin kung ano yung dala-dala na doon sa kulong-kulong itong maglola dahil doon sa mga ipinadalang litrato ay parang may mga nabasag. So, alamin nga natin ang buong detalya. Bombo Ezekiel, magandang umaga. Please, come in. So, Bombo Wilmar, medyo si hindi natin naririnig or nagkakaroon ng problema sa linya ni Bombo Ezekiel Kilang. So, sa ating mga Facebook viewer, tignan nyo kasi yung or po pwede nyo makita yung mga litrato, yung actual na litrato nitong naturang insidente dyan sa Maya Bayan ng Santa Maria Isabela. Nakakalungkot, mga kabombo, dahil isang lola itong na-involve or di naman kaya inasangkot dito nga sa naturang insidente. So, nagbabalik sa ating line si Bombo Ezekiel Kilanga. Bombo Ezekiel, please come in. Maraming salamat muli, Bombo Angelica. Nasa malubhang kalagayan ngayon, maglola matapos mabangga ng kanilang sinasakyang kulong-kulong ang sinusundang kariton sa Barangay Mososin Sur, Santa Maria Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Cauayan sa Tagasiyas at ng Santa Maria Police Station na si Police Staff Master Sergeant Helmo David Furuk na ang mga sugatan ay si Jerome Baguno, 22 taong gulang, super ng kulong-kulong, residente ng nasabing barangay at ang mga back rider nito na si Jelita Baguno, 70 taong gulang, residente naman ng Poblacion 3 sa Santa Maria Isabela at Joyce Baguno, 17 anyos, residente ng Barangay Mososin Sur. Ayon kay Police Staff Master Sergeant Furuk na ang mga maglola ay galing sa bayan ng Quezon Isabela at nang papauwi na sa kanilang lugar nanuoy patungong hilagang direksyon at nang akmangang mag-overtake sana ang super na si Baguno ay kanilang nasagi ang gulong ng kariton na kanilang sinusundan na nagresulta upang bumaliktad ang kanilang sinasakyang kulong-kulong na puno ng mga itlog at dito na rin nagtamo ng sugat at bali sa kanilang katawan. Pangunahin ng super at kasamang lola habang ang isa ay maswerteng hindi naman nagtamo ng malalang sugat. Agad na isinugod ng mga concerned citizen ang mga lula ng kulong-kulong sa kalapit na pagamutan, subalit agad ding inilipat sa Cagayan Valley Medical Center o CVMC ang super nito at ang 7 taong gulang o 70 taong gulang na lola habang ang operator ng kariton ay agad namang umalis pagkatapos ang naturang insidente. Narito ang unang bahagi ng panayam ng Bombo Radyo Cauayan kay Police Staff Master Sergeant Helmo David Furuk, Tagasiyas at ng Santa Maria Police Station. Bali, itong kon po, si yung driver po at yung kanyang kapatid pati yung kanyang lola ay dinala po sila sa Santa Maria Hospital. Subalit, dahil nga itong driver ng kulong-kulong na si Jerome Baguno ay nabahali yung cancer yung kamay sa kaliwang bahagi at yung kanyang lola na si Jelita Baguno ay medyo grabe yung kon sa ulo niya kaya i-transfer po sa Cagayan Valley Medical Center sa Carrick Together upang sa ganun makuha ng magamot, sir. Oo. So anong status ng kaso na ito, sir? Bali, iniimbestigan po namin, sir. Hopefully, sir, ay baka ipapatawag po natin yung operator ng Corsair ng Kalabaw Cart para mapag-uyap sila, sir, para makuha rin sila yung panic niya regarding sa accident, sir. Samantala, nanawagan naman si Police Staff Master Sergeant Furuk sa mga operator ng kariton ng mga farm machinery na tiyaking sa gilid ng lansangan dumaan upang hindi na masundan ang naturang aksidente. Ganito pa ang bahagi ng pahayag ni Police Staff Master Sergeant Helmo David Furuk, ang taga-siyas at ang Santa Maria Police Station. Bali, ang mapumasabi natin sa mga ganyan, mga kariton na kwan, pag tayo dumadaan sa National Highway ay ugaliin natin na dumaan sa pinakagilid na daan upang sa ganun makaiwas sa aksidente o ano pa man kasi sa nangyari doon ang naganakan kasi ay prone ng aksidente dahil sa ito ay
four lanes at maraming mga mukhang na mga sasakyan, marutulin. Dahil, kung nga to, national highway nga to, bombagsikil na kung. Yan ang ating report mula sa bayan ng Santa Maria Isabela. Ako si Bombo Ezekiel Kilang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at mula sa consistent overall number 1 radio station Basta Radyo. Bombo! DZNC. Maraming salamat, Bombo Ezekiel Kilang, report mula dyan sa may bayan ng Santa Maria Isabela. So, ayun po, sabi ko nga kanina na malungkot na balita at hindi magandang karanasan or pangyayari itong naturang insidente, mga kabombo, lalo pat nasa malubhang kalagayan itong mga nasangkot sa naturang aksidente. Kaya't paalala na lamang dito sa mga kariton or yung mga kumbagay mga light vehicles, mga motorsiklo or mga tricycle, dapat huwag po kayo sa gitna namamataan na agji nakatingting nga isunan kasla kung bagay hari ti kalsada isunan, di ba? At even the way the jeep nga tinaguri ang hari ng kalsada. Ta dati agji nakasigsiga da nga agpating nga dagiti nga especially dagitoy motorcycle or itong mga single motor na mga drivers, di ba? Makikita natin makakasalubong mo, masusundan mo yung mga ganito na kahit sana'y gusto mong mag-overtake sa kanila dahil nga slow moving vehicle itong mga ito ay hindi mo magawang mag-overtake dahil nga dito sa inoccupy na nila yung parang ay nasa gitna na sila nitong nga naturang kalsada. At sa mga operator naman itong mga kariton o anong paman ay dapat magpagilid o sa gilid lamang po kayo pang nang sa ganun ay maiwasan po itong mga ganitong klaseng mga aksidente or insidente, especially kung mayroon itong mga napapaulat na nalubhang nasusugatan, nababali yung parte ng katawan, diba? So nakakalungkot lang itong mga ganitong klase ng pangyayari. At sana paalala nga yun sa ating mga tsuper naman na huwag kayong mag-overtake especially kung alanganin, di ba? Adagamin lang tadagiji dadu mga driver nga uray alanganin kat ipilit dalata, di ba? Lalo no talagang amuyo dadiji nasanay da, iti napartak talaga nga panagpatpataray iti motor, iti tricycle, uray dagiji nga gitgitan talaga kitne, ipasok dalata na ipasok no kayat da, di ba? So dapat bigayan lang, bigayan yung nga dapat na manaigyan din sa ating mga kalsada. So no, kaya't mo tiyag overtake dit ag-overtake ka doon sa part na talagang for sure or alam mo na wala kang masasagi, na hindi mo ma-aksidente yung kasunod mo, yung sasakyan na sinusuntan mo or yung maski ikaw, di ba mga kabobo, maski ikaw na nagda-drive na gustong mag-overtake ay hindi mapapahamak. So lesson learned or isa na naman na ito na babala sa ating mga chuper, especially ito nga mabibilis yung pagpapatakbo na agpataray na nga 100 km per hour. No, saan kiti ho? Nag-cap-submit data kwan, data 80 mo, siya kay 120 kunada. Diba? So, dapat kung wala naman po kayong mga mahalaga talaga or emergency na kinakailangang puntahan na hindi naman kinakailangan or necessary na magpatakbo po kayo ng langpas ng, no, o, ng 90 or 100 po na takbo ay magdahan-dahan po kayo. Sabi nga nila na kahit po mabagal ang iyong takbo o usad ay ang importante makakarating kang ligtas sa iyong pupuntahan dahil yung iba mga kabombo meron yung pamilya na naghihintay sa kanila. So, at meron din yung ating mga na-encounter na incident na yung nga family ay naghihintay doon sa kanilang mga bahay sa pag-uwi ng kanilang mga padre di pamilya. Pero makakatanggap na lamang sila ng tawag na ang kanilang ama o yung haligi ng tahanan ay nasa ospital na dahil nga nasangkot sa vehicular accident or sa mga aksidente. At dapat yung sa mga drivers din ay dapat isipin nyo din yung kaligtasan naman ng inyong mga kapwa, mga chuper or motorista dahil marami yung mga nasasangkot din sa aksidente na parang nahagip lang nitong mga irresponsableng mga chuper. Minsan nga wala pang lisensya itong ang mga nakaka-aksidente. Minsan nga ay minor de edad pa.
Kaya dapat challenge dito sa ating mga otoridad na sana ay i-check talaga nila itong ang mga motorista no, siyang bumabaybay dito sa ating mga pangunahing lansangan. Dahil sa aminin natin o aminin man natin o hindi mga kabombo na merong mga buhay ang naitataya, meron yung pamilya yung nawawalan ng mga mahal sa buhay, meron yung ang pamilya na nawawalan ng padre di pamilya dahil nga dito sa nangyayari o nagaganap na mga aksidente sa lansangan. So, ayan mga kabombo, ilang minuto na lang at tayo'y magtatapos na dito sa ating palatuntunang Bombo Reports Morning Edition. At sa puntong ito mga kabombo ay tayo nang magpapaalam dito sa ating programa dahil nasa ating linya na ang Bombo Network News Morning Edition. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, magandang umaga, Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon po ay 26 na sa buwan ng Mayo 2021 sa ulo ng ating mga balita. Bayanihan 3 pasado na sa ikalawang pagbasa doon sa Kamara de Representantes. Sa ating international news, European Union na nawagan sa lahat ng mga airlines na iwasan ng Belarus airspace. Mga sangkot sa hijacking, parusahan. Si Pangulong Rodrigo Duterte determinadong makuha ang herd immunity lalo na sa National Capital Region at yung mga extended areas dito sa bahagi ng Luzon pagdating sa Nobyembre ayon yan sa Malacanang. Magpapaluwag naman ang quarantine restrictions sa NCR Plus sa maaaring ikonsidera sa buwan ng Hunyo. Spike ng COVID cases nakita sa labas ng Metro Manila. Non-essential land at pati na ang air travel sa Iloilo City hindi napapayagan simula ho ngayong araw matapos na isailalim ang lungsod sa Modified Enhanced Community Quarantine. Surigao City at 6 na bayan ng Surigao del Norte, isa ilalim yan sa isang linggo, Modified ECQ. At sa NBA updates, NBA team na Lakers at Clippers pati na ang Celtics desidido raw maitabla sa 1-1 ang Game 2 sa Round 1 ng kanilang playoffs. Bago sa detalye kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Nailulusot na unti-unti ang mga panukalang nakabinbin sa Kamara de Representantes. Bunsod na rin ang pangangailangan na maihabol ang mga ito bago mag-break ang mababang kapulungan ng Kongreso pati na ang Senado kaugnay ng kanilang sesyon dyan sa Kamara at maging sa Senado para na rin sa mga priority measures na nakabinbin sa pagkakataong ito dahil ang pag-adjourn ng sesyon ay nakatakda na sa 5 ng Hunyo. Balak naman ng Department of Tourism o DOT na bawasan